The wife of a ruthless mafia. Georgina, can we talk? Huwag mo naman akong iwasan, please. Crush kasi kita kaya. Ninakawan kita ng halik kahapon. Please, kausapin mo na ako. Di ko talaga kaya magalit ka sa akin eh. Makulit na saad ng lalaki sa akin. Ashton, sinabi ko na sa'yo. Hindi pa ako ready. Dahil mas focus ako sa pag-aaral. Pangarap ko talaga makapagtapos para makapagtrabaho ako abroad as a fashion designer. Kaya please, pakiusap, tantanan mo na ako. Parang nauubusan na talaga ako ng pasensya sa kakulitan ng lalaking ito. Since high school ay nanliligaw na ito sa akin, pero hindi ko talaga makapas sa puso ko na tugunin ang iniluluhog nitong pag-ibig para sa akin. Kaya kahit palaging busted ito sa akin, ay di pa rin ito nawala ng pag-asa sa akin. At yung kasalanan mo yesterday, huwag mo nang uulitin yon, dahil hindi ko nagustuhan na hinahalikan mo ang pisngi ko. Sinasabi ko na sa'yo, Ashton, wala kang maaasahan sa akin. Muli kong sabi. Georgina, please, kahit ngayon lang. Patunayan ko lang na malinis ang hangarin ko sa'yo. Tila hindi pa rin sumusukong sabi nito sa akin. I'm sorry, pero ayoko na talagang ligawan mo pa ako. Sorry talaga. Let's go, Mildred. Baling kong wika sa kaibigan at kaklase kong si Mildred. Uy, bruha, bakit ba hindi mo type si Ashton? Alam mo ba na lahat ng babae dito sa campus lihim na may pagtingin sa kanya? Pero ikaw na nga itong napansin niya. Ayaw mo naman sa kanya. Yung totoo, may boyfriend ka na ba? Di mo lang sinasabi sa akin? O sadya talaga na man-hater ka lang? Pero kataka-taka dahil never ka pa naman nagkaroon ng boyfriend eh. Yun nga lang, kung may tinatago ka sa akin, wika pa nito sa akin. Please, Mildred, tigilan mo nga ako tungkol dyan. Ayoko sa kanya dahil may pagka-playboy image siya. Ayoko masama sa mga babaeng pinaiyak at niloko niya. Kaya please lang, huwag ka na magbukas ng usapin tungkol sa lalaking yun. Inis kong wika dito. Ito naman, galit ka agad. Siya nga pala, ano bang plano mo after our graduation? Sa susunod na buwan na yun na, wika pa nito sa akin. Hindi ko pa alam eh, at saka, aantayin ko na lamang ang sasabihin ng daddy ko. Alam mo naman yun, busy sa business niya eh, kaya wala nga siyang time sa akin. May tampong saad ko sa aking kaibigan. Eh bakit? Ano ba kasing business niyo? May sarili ba kayong kumpanya? O baka naman, nakikisosyo lang ang daddy mo? Tanong nito sa akin. Actually, hindi ko nga din alam eh. Sabi lang niya may negosyo siya, kaya hinayaan ko na lamang din. Simula kasi nang namatay ang mami ko, nawala na ito ng ganang magsimula muli. Buti nga, naging okay na siya ngayon, kaya hinayaan ko na lamang. Wika ko dito. Actually, matagal na talaga ako nag-iisip kung ano ba talagang trabaho at negosyo ng dad ko. Nakakapagtaka kasi dahil kapag uuwi ito ng bahay, kung hindi tagaktak ang pawis ay may putik ang damit nito. Minsan ay balisa pa ito, kaya hindi ko na lamang iniisip iyon. Dahil baka maulan ang time na yon, kaya siguro nadumihan ang damit ng daddy ko. Kasama namin sa bahay si Yaya Rosa. Ito nag-alaga sa akin nang mamatay ang mami ko. Tumaas daw kasi ang BP ng mom ko nung ipinanganak ako. Tapos ayon, inatake daw kaya naiwan ako. Ganun ba? Sa bagay, di naman ikaw mahilig sa business kaya hayaan mo na yung daddy mo. Wika pa nito. Ano pa nga bang magagawa ko? Saad ko na lamang. Nasa kantin na kami para mag-lunch at para hintayin na din namin ang last subject ko. Maswerte pa rin ako dahil pareho pa rin kami ng schedule ng subject ni Mildred. Patapos na kami kumain na may apat na estudyanteng babae sa harapan namin. Mukhang galit ang isang babae at anyong susugod sa gera. Kilala ko ang babaeng ito. Ito ang napapabalitang ex-girlfriend daw umano ni Ashton. Si Juliana Reyes ang babae. At may kasama pa itong mga alipore sa likuran nito. So, ikaw daw ang ipinalit sa akin ni Ashton? Mukha ka lang maganda pero malandi ka at mang-aagaw. Sigaw nito sa akin at dinuro pa ako nito. Ikaw ang may sabi maganda ako. Bakit? Nakakapagtaka bang magustuhan ako ni Ashton? Siya nga pala, sayong-sayo ng lalaking yon. Yun lang naman ang naghahabol sa akin eh.
Saka para sa kaalaman mo, matagal na akong nililigawan ni Ashton since high school. Pero hindi ko siya type. Dahil kung type ko siya, matagal ko na siyang naging boyfriend. Pero I'm not like you. Na isang diskarte lang siguro ng lalaki sa'yo, bibigay ka na. O baka naman ikaw ang nanligaw kay Ashton, kaya naging boyfriend mo siya. Mataray kung saad, ang kapal na mukha nitong insultuhin ako at ipahiya sa mga estudyante yung naroon. Excuse me? Hindi ko siya niligawan. Defensive itong wika sa akin. Oh, talaga? Kaya ka nga nagmumukhang aso eh, naghahabol? Wika ko pang saad, saka ko binalingan si Mildred. Tara na Mildred, mukhang nasusuka ako dito eh. Parinig ko pang saad sa mga ito. Sinadya ko pa talagang dumaan sa harap nito, saka ko ito bahagyang binangga. Buti nga at marunong itong bumalanse, kasi kung hindi, baka sumubsob na ang mukha nito sa sahig. After ng klase namin, ay sumakay na ako sa kotse ko. Regalo ito ng dad ko nung graduate ako ng high school, kaya ingat na ingat ako dito. Sakay ng kotse, ay binagtas ko ang daan patungo sa bahay namin. Si Yaya Rosa ang nadatnan ko sa bahay. Yeah, si Daddy ho, umuwi na po ba? Tanong ko dito. Naku, iha, baka mamaya pa yun. Alam mo naman busy sa trabaho ang daddy mo, kaya baka mauna ka nang maghapunan doon. Ano bang gusto mong merienda, iha? Tanong nito sa akin. Pasado alas dos pa lamang ng hapon, matapos kong silipin ang wristwatch ko. Ano po bang meron dyan, ya? Tanong ko dito. May ginawa akong chicken sandwich, iha. Gusto mo ba? Tanong nito. Sige ho, ya. Yun na lamang ho. Babalik ho ako rito, ha? Magbibihis lamang ho ako. O sige, anak. Wika naman ito. Matapos nga ako magbihis, ay bumaba na ako muli sa komedor namin para kainin ang snacks na inihanda ng Yaya Rosa ko. Fresh orange juice ang inumin ko kapag galing ako sa school. Kailangan ko ng vitamin C, kaya gusto ko ang fresh orange juice. Thank you, Yaya. Wika ko dito pagkalapag nito sa chicken sandwich na ginawa nito. Walang anuman, iha. Sige na, kumain ka lang dyan. Pagdidilig pa ako ng halaman sa hardin nyo. Babalik na lamang ako dito mamaya kapag magluluto na ako ng hapunan natin. Saan pa nito? Sige po, Yaya. Wika ko na lamang dito. Ang daddy ko, palagi na lamang busy sa ginagawa nito. Sana makauwi ito ng maaga ngayon para makausap ko ito tungkol sa graduation ko. Ay, minsan pa naman, gabi na kong umuwi ang daddy ko. Minsan, nakakatulugan ko na lamang ang paghihintay ko sa kanya. Pero ano bang magagawa ko? Mukhang inabala na nito ng husto ang sarili para hindi maalala ang mami ko. At naiintindihan ko rin naman yon. Narsing! Malakas ang boses kong tawag sa isang tauhan ko. Nagmamadali namang nagtungo ito sa harapan ko. Boss, bakit to? Hintakot itong tanong sa akin. Bakit nawawala ang pera ko? Nahawak niyong dalawa ni Nicandro. Bakit nawawala ang 20 billion kong pera? Nasaan yun? Mabalasik ang tono ng pagtatanong ko dito. Boss, di ko po alam eh. Dahil si Nicandro po ang may hawak nun. Sagot pa nito. Tawagan mo siya ngayon din, Narsing. Gusto kong malaman kung bakit nawawala malaking perang yun. Galit ko pa rin, wika. Sige ho, boss. Tatawagan ko ho agad si Nicandro. Wika nito, saka ito magalang na umalis sa harapan ko. Travis, iho, galit ka na naman. Mainit na naman ang ulo mo. Napalingon ako na marinig ko ang boses ni Yaya Soledad ko. Simula pagkabata, ay ito na din ang nag-alaga sa akin. Matapat itong kasambahay ng mami at daddy ko. Kaya nung napatay sa engkwentro ang mga magulang ko, ay ito na ang tumayong magulang ko. Kaya naman ay malapit ang loob ko sa matandang ito. Yaya Suleng, may pinag-usapan lang ho kami ni Narsing. Nawawala ho kasi ang pera ko na hawak nilang dalawa ni Nicandro. Saad ko dito sa mababang boses. Ito lamang kasi ang nakakaintindi sa ugaling meron ako. Anak, hindi dapat ganun ang pagkausap mo sa mga tauhan mo. Dapat mahina lang. Huwag mong daanin sa init ng ulo ko agad. Mahinang wika nito sa akin. Sasagot pa sana ako dito nang bumalik si Narsing at sabihin darating na daw ngayon si Nicandro. Tumango ako dito saka ito pinaalis. Iho, gusto mo bang kumain? Tanong ito sa akin. Hindi na ho, Yaya Suleng. Maaga kami nga alis ngayon eh.
Kapi na lamang ho. Uwi ka ako dito. O sige iho, ipagtitimpla kita. Saan ito saka ito umalis at nagtungo ito sa komedor? Nasa sala ako ng bahay namin na magring ang telepono. Agad ko itong kinuha at sinagot. Boss Travis, confirm ho, dito nagtatago sila Franco at ang kanyang pamilya. Uwi ka ng tauhan ko sa kabilang linya. Huwag niyong hayaang mapansin kayo, hintay niyo ang susunod kong utos. Uwi ka ako dito. Arreglado ho, boss. Saad nito, saka naman ito nawala sa kabilang linya. Ngayon na sigurong takdang panahon para pagbayaran yung kasalanang ginawa niyo sa magulang ko. Buhay din na naging kabayaran sa pagpatay niyo sa mama at daddy ko. Bulong kong wika sa aking sarili. Pagkalapag ng kape sa maliit na center table sa living room, ay agad nagpaalam ang Yaya Sulingko na may gagawin pa raw. Nakailang higop pa ako ng kape nang dumating naman si Nicandro. Magandang umaga, Travis. Wika nito sa akin. Nicandro, matali kang kaibigan ng daddy ko. Kaya gusto kong maging tapat ka sa akin. Nasaan ang perang pinahawa ko sa'yo? Diretsyang tanong ko. Travis, iho, pasensya ka na pero nagamit ko kasi. Hayaan mo, babayaran ko yon. May utang din kasi akong kailangan bayaran. Alam mo bang malaking pera yon? Galit kong sigaw dito. Hindi ka nga nagpaalam sa akin na gagamitin mo pala yon. Gusto kong bayaran mo yun sa lalong madaling panahon. Travis, iho, bigyan mo ako ng palugit kahit isang buwan. Maibalik ko lamang yung perang ginamit ko. Saan pa nito? Siguraduhin mo lang ni Candro na maibabalik mo yon. Dahil kung hindi, kakalimutan kong naging mabuting kaibigan ka sa daddy ko. Salamat, Travis. Uwi ka pa nito. San ba tayo ngayon? Tanong ito sa akin. Hintay niyong tawag ni Narsing. Mukhang may pupuntahan tayo ngayon eh. Basta maganda kayo. Uwi ka ako dito. Sige, doon na lang kami ni Narsing sa garahe. Tawagin mo lang. Hindi na natuloy ang sasabihin ito na magring ang cellphone ito. Matagal pa nga nitong tiningnan ang cellphone at parang nagdadalawang isip pa itong sagutin ang tumatawag. Kaya hindi na ako nakatiis na sabihan ito. Take that call. Malamig kong wika. Sige ho, excuse me ho. Wika naman ito sa kasinagot ang tawag. Iha, may kailangan ka ba? Diligong tanong nito sa kausap. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na may anak si Nicandro at minsan ko na itong nakita. Pero nasa loob ako ng kotse noon. Magandang anak nito. Napaka-inosente ng muka na binagaya ng mapupulang labi at malalantik na pilik mata. At ang hubog ng katawan nito na talaga magpapainit sa magdamag mo, lalo na ang kutis nitong maputi. Yes, iha. Huwag mo na akong hintayin mamaya sa dinner, ha? Baka late na akong makauwi. Yes, don't worry. Hindi ko makakalimutan ang graduation mo. Sorry at hindi ako nakapagpaalam sa'yo na umalis na ako dahil tulog ka pa kasi. Hayaan mo, babawi si daddy kapag may oras ako, ha? Dinig kong wika nito sa anak. Saglit pa itong nakinig sa kabilang linya, saka ito muling nagsalita. Sige iha, ingat ka dyan na. I love you. Saan pa nito? Is that your daughter? Tanong ko dito nang matapos nitong ibulsa ang telepono. Ah, oo. Tinatanong niya ako kung bakit ako umalis at di daw siya hinintay na gumising. Wika nito sa akin. Alam niya ba ang tungkol sa organisasyon natin? Tanong ko dito. No, wala siyang alam, Travis. At ayaw ko malaman niya yon. Pagkakamuhian ako ng anak ko. Nahihimigan ko ang lungkot sa boses nito. Paano kung dumating ang araw na yon at malaman nga niyang illegal ang trabaho mo? Kaya mo bang ipaintindi sa kanyang klase ng trabaho mo? Tanong ko pa dito. Hindi ko pa masasagot yan, Travis. Pero sana, di na dumating pa ang araw na yon. Ayoko masirang pagtingin ng kaisa-isa kong anak sa akin. Di ko kaya yon. Wika pa nito. Siguro, mahirap sa sad ito ang trabaho nito. Pero hindi naman kasi basta-basta makakaalis ito sa organisasyon dahil marami na itong alam. Paano kung kumanta ito at ituro kami? Baka mapatay ko pa ang taong ito. Kahit pa kaibigan matalik ito ng aking ama. Pero sa tagal nito sa samahan, ay hindi naman ito nag-tridor sa akin o sa aking ama. Kaya may tiwala ko sa matandang ito. Kaso, yung pera ko, malaking halaga iyon. Kaya hindi ko yun ipagsasawalang bahala. Nang magpaalam itong pupuntahan pa nito si Narsing ay tumango na lamang ako. Aalis kami ngayon para puntahan ang itinawag ng isa sa mga tauhan ko. Mabilis akong umakyat sa silid ko at kinuha ang baril ko.
Saka ko iyon sinukbit sa bewang ko na parang walang nangyari. Let's go, Nicandro. Narsing, alis na tayo. Wika ko sa mga ito. Yaya Suleng, mag-iingat ka po dito. Ilock niyo po ang buong bahay kapag nakaalis na kami. Don't hesitate to call me kung may problema. Saad ko siya matanda. Sige iho, mag-iingat din kayo. Wika nito saka kami umalis ng bahay namin. Tinugpa namin ang lugar kung saan nagtatago sila Franco at ang pamilya nito. Napatiimbagan pa ako na maalala ko ang brutal na pagkakapatay nito sa daddy at mami ko. Kaya magbabayad ito ng mahal sa ginawang kasalanan nito. Nakita kong lumabas ang hinihintay kong tao na matagal ko nang gustong paghigantihan. Mabilis ako nakababa ng kotse ko at walang salitang binaril ito sa ulo ng walang nakakaalam. Bumulagta ito sa simento, saka ako pumasok sa loob at hindi nga ako nagkamali. Nasa loob ang asawa ni Franco na si Carissa. Hinablot ko kaagad ang buhok nito. Aray! Tama na! Iyak nitong wika sa akin. Ngayon, pagmasdan mo maigi ang asawa mong wala ng buhay. Pinatay niyo ang magulang ko. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko sa asawa mo. Galit na wika ako dito. No, please. Patawarin mo na. Hindi ko na ito pinatuloy sa ano pa mang sasabihin ito. Mabilis kong kinalabit ang gatilyo at binaril ito sa ulo. Walang ingay akong bumalik sa sasakyan ko at inutusan ng tauhan ko na umalis na kami. Late na nang dumating ang daddy ko sa graduation ko. Pero ganun pa man, naintindihan ko pa rin iyon. Baka may emergency sa trabaho nito o negosyo, kaya na late ito. Masaya pa rin ako makitang kasama ko pa rin ang daddy ko, just like the old times, noong high school pa lamang ako. Uy, huwag ka na malungkot. Andiyan na ang daddy mo, oh. Kaya magsasabit pa siya ng medalya mo. Bulong sa akin ni Mildred. Lihim ko pinagdarasal yun kanina, Mildred. Buti, dinig ng Diyos ang panalangin ko. Saad ko sa akin kaibigan. Hindi na ito nakapagsalita dahil nagsimula ng pagtawag sa mga pangalan namin na makakatanggap ng medalya. At proud ako dahil kasama ako doon. Kaya yung medalya ko, proud kong ibibigay yun sa daddy ko dahil sukli yun ang paghihirap nito sa akin. Anak, congratulations! Wika ni Yaya Rosa nang bumaba ako sa stage. Thank you, Yaya. Ngiti ko dito saka ko naman ito hinalikan sa pisngi. Congratulations, Iha. Finally, tapos ka na. Matutupad mo na mga pangarap mo, anak. Basta, palagi mong tatandaan. Andito lamang si daddy para sa'yo. I love you so much, my baby girl. Wika ng daddy ko. Thank you, Dad. I love you too po. Wika ako naman dito. Sa isang exclusive restaurant kami kumain ng dinner dahil treat daw iyon ng daddy ko. Kami lamang tatlo ni daddy at Yaya Rosa ang magkakasama. Masaya ako na makauwi kami sa bahay namin. Siyempre, natupad ang pangarap kong makasama na matagal ang dad ko. Palagi kasi itong wala sa bahay at kung nandito man ito, ay tulog naman ako o di kaya ay nasa school. Tinanghali pa ako ng gising kinabukasan. Nakapadyama pa akong bumaba ng hagdanan namin. Nadatnan ko si Yaya Rosa na nagliligpit ng mga pinagkainan. Yeah, good morning po. Si Daddy? Tanong ko dito. Naku anak, kakaalis lang. May mahalaga daw siyang kakausapin na tao ngayon eh. Baka may ka-meeting. Saad ba nito? Ganun ho ba ya? Bigla ako nalungkot sa akin na laman. Oh, bakit naman malungkot ka? Alam mo naman busy ang daddy mo, 'di ba? Kaya pagpasensyahan mo na siya, Iha. Dahil ganun naman talaga, 'di ba? Kapag may negosyo o trabaho. Saad pa nito? Humugot na lamang ako ng malalim na buntong hininga. Saka ako nagsalita. Tama ka po, Yaya. Uwi ka ako na lamang dito. Gusto mo bang kumain, anak? Tanong naman ito sa akin. Hindi na, Huya. Salamat to. Busog pa po kasi ako eh. Sige, Huya. Babalik na lamang ho muna ako sa silid ko. Paalam kong saad. Sigurado ka ba, Iha? Baka mamaya eh magutom ka. Alas 10 na ng umaga. Saad pa nito? Bababa na lamang ho ako mamaya, Yaya. Wika ako na lamang. Oh, sige, Iha. Saad na lamang nito sa akin. Paakyat na sana ako ng hagdanan nang marinig kong tumunog ang telepono sa salas namin.
Nakita kong papunta na si Yaya Rosa sa telepono para sagutin ito nang pigilan ko ito. Ako na po, Yaya. Wika ako dito. Hello, Nicandro. Kanina pa ako naghihintay sa tawag o text mo. Ano na bang balita sa perang kinuha mo? Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Nicandro. Pinagbigyan na kita. Sino to? Ano perang pinagsasabi nyo? Kuyom ang kamaong tanong ko sa kabilang linya. So, you're the daughter of Nicandro Avancena? Well, may utang na malaking halaga ang daddy mo sa akin. 20 billion. Kaya maaari ko siyang ipakulong or even patayin. Pero dahil humingi siya ng palugit, kaya pinagbigyan ko yon. Pero tapos ng palugit ko. Kailangan ko na ding singilin yon. Dahil hindi naman biro ang malaking halaga na yon. Kaya sa ayaw at sa gusto niya, maniningil ako. Wait. Sino ko ba sila? Wika ako dito. Tanungin mo siya kung sino ko. Bye, Miss Avancena. Wika nito sa akin. Hindi pa nga ako nakakasagod ay nawala na ito sa kabilang linya dahil busy tone na ang narinig ko. Anong sinasabi ng taong yon na may utang ang daddy ko ng ganun kalaking halaga? 20 billion? Kahit papagsama-samahin pang ari-arian namin at bahay ay hindi aabot ng 5 billion yon. Paano na lang ang 20 billion? Diyos ko, may problema na pala ang daddy ko. Bakit hindi ko pa alam? Kaya ba ito palaging wala sa bahay? At late na kong umuwi? Kailangan ko malaman kung ano ang totoo. Hihintayin ko ang pagdating ni daddy mamayang gabi. Pasado alas 10 na ng gabi pero wala pa rin ang dad ko. Kinabahan na ako. Paano na lang kung may nangyaring masama sa dad ko? Paano kung pinatay ang dad ko dahil sa malaking utang nito? Natigilan ako na may pumasok sa main door namin. Alam kong daddy ko iyon. Hindi nga ako nagkamali. Ang ama ko nga ang pumasok at mukhang pagod na pagod ito. Daddy? Utal kong tawag. Napalingo naman ito sa gawi ko sa kamarahang humakbang patungo sa akin. Iha, kanina ka pa ba dito? Gabi na. Magpahinga ka na. Wika nito sa akin sa kamailap ang mata. Hinintay po talaga kita, Dad. Wika ako dito. Saglit itong natigilan. Saka ako nito tiningnan at kinausap. Bakit anak, may kailangan ka ba? Pwede bang bukas na yon? Para mas makapag-usap tayo? Pagod kasi ako, Iha. Gusto ko nang magpahinga. Dad, tell me honestly. Bakit po kayo palaging kinagabi? Tanong ko dito. Anak, ano bang tanong yan? Siyempre, galing ako sa negosyo ko. Kaya ito, pagod na pagod. Yung totoo, Dad. May tinatago ba kayo sa akin? Pwede ko po bang malaman kung anong negosyo nyo? Simula't sa pool kasi, Dad. Hindi ko pa nakikita o nalalaman kung anong pinagkakaabalahan nyo. Iha, masyadong komplikado ang sitwasyon, okay? Sana tayo mag-usap. Gusto ko na munang magpahinga. May tumawag ho dito kaninang umaga at tinatanong niya kung nasaan ka daw. Dahil may utang ka daw sa kanya, Dad. Saan mo to ginamit, Dad? Tanong ko dito. Ano bang sinasabi mo, anak? Wala yun. Wika nito. Hindi, Dad. Sabihin niyo po sa akin ang totoo, please. Pagmamakaawa ko, humugot ito ng buntong hininga sa kanagsalita. Kailangan kong gawin ang mangutang para sa pampagamot ng mami mo noon. Naging palpak din ang itinayo kong negosyo. Hanggang sa nakapag-utang ako ng malaking halaga. Pero inipit na nila ako. Kaya ako lang naman nagawang gamitin mo ng perang galing kay Travis. Dahil wala na ako mapagpipilian, anak. Kailangan ko ng bayaran ng hiniram ko. At kasama na doon ang tubo. Sana sinabi niyo ho, Dad. Para natulungan ko po kayo maghanap ng pera. Anak, ayokong madamay ka pa sa problema ko. Kaya ayokong ipaalam sa'yo. Ngayon, yung tumawag na lalaki dito sa bahay kanina, si Travis Mondragon yon, siya ang amo ko. At sa kanya ako nagkautang ng malaki. Sa kanya kasi ang perang pinambayad ko sa utang ko nung nagkasakit ang mami mo. Wika nito sa akin. So, paano ho yan ngayon, Dad? Wala ho tayong ganun kalaking halaga kaya baka ho patayin ka niya. Nag-aalalang wika ko. Susubukan ko siyang kausapin bukas. Dad, ako na ho ang bahalang kumausap sa kanya. San po ba ang address niya? Putol kong wika. Anak, hindi mo kilala si Travis. Kaya pakiusap. Ako na ang kakausap sa kanya. Gate pa rin ito. No, Dad, ako na ho. Maghintay na lamang ho kayo kung ano ang magiging desisyon niya. Kung yan ang desisyon mo, anak, mag-iingat ka na lamang.
tumango na lamang ako bilang sagot sa sinabi ng dad ko. Maaga akong umalis kahit kabado dahil sasadyain ko ang isang taong ngayon ko pa lamang makikita sa tanang buhay ko. Matapos kasing maibigay ng daddy ko ang address ng taong ito, ay agad akong umalis. Sinabihan ko pa ang aking ama na maghintay na lamang sa pag-uwi ko para sabihin kung ano ang sagot ng taong iyon sa pakikipag-usap ko dito. Nasa harap na ako ng malaking gate na yon. Halos hanggang bintana ng malaking bahay na yon ang bakod nito. Hindi ko alam kung may tao ba sa loob o wala. Nag-doorbell ako ng 3 beses at wala pang 2 minuto ay may kumausap na sa akin sa pamamagitan ng peephole sa naturang gate. Sino sila? Tanong nito sa akin. Magandang umaga ho. I'm Georgina Avancena po. Anak ko ako ni Nicandro Avancena. Wika ako dito. Oo, kilala ko ang ama mo. Wala siya dito. Ah kuya, hindi po ang daddy ko ang sadya ko dito. Si Mr. Travis Mondragon po. Kailangan ko po siyang makita. May appointment ka ba kay boss? Kasi kung wala, manghingi ka muna ng appointment sa mismong opisina niya sa Quezon City. Itanong mo na lamang sa ama. Narsing, sino ba ang nandyan? Bakit may kausap ka? Dinig kong wika ng isang boses lalaki. Boss, may naghahanap po sa inyo eh. Sinabi ko po sa kanya na humingi mo na siya ng appointment sa opisina niyo sa Quezon City. Dinig kong wika ng taong kausap ko kanina. Sino ba siya? At bakit niya kamo ako gustong makausap? Tanong pa ng lalaki sa kausap ko kanina. Anak ko siya ni Nicandro Avancena. Wika naman ito. Sige, papasukin mo. Saan nito siya lalaki? Sa narinig ko ay medyo nakahinga ako na maluwag dahil hindi masasayang ang araw ko sa pagpunta ko dito para makausap ang taong iyon. Sige, pasok ka na raw. Saan nito sa akin nang mabuksan ito ang malaking gate? Tama nga ang hinala ko. Malaki ang bahay na iyon at hanggang bintana ang taas ng bakod ng bahay. Hindi ko naman mapigilang hindi humanga sa malapalasyong bahay na iyon. Pakiramdam ko ay nasa castle ako. Iginiya ako ng lalaki papasok sa loob ng kabahayan at mas lalo ako nalula sa laki niyon. Nakita ko ang lalaki nakatalikod sa living room. Ito siguro ang lalaki kanina. What can I do for you? Malamig nitong tanong sa akin. Ha? Nagpunta po pala ako dito sir para ho. Makiusap sana sa inyong bigyan niyo pa ng palugit si daddy. Ganon? Bibigyan ko pa siya ng palugit? Ilang palugit pa bang ibibigay ko sa kanya ha, miss? Alam mo bang 20 billion yon? Hindi birong pera yon. Wika nito sa akin saka ito humarap. Lihim pa ako napalunok nang masilayan ko ang gwapong mukha ng lalaking iyon. Tall, dark, and handsome. Pero mapanganib kong tumingin. Kahit isang buwan pa po sana, sir. Utal kong wika. Alam mo, miss, nagsasayang ka lang ng oras. Wala kang mapapala sa akin. Kung ako sa'yo, pakisabi sa daddy mo na ihanda niya ng sarili niya. Ma-autoridad itong saad sa akin. Sir, kung ayaw niyo pong pumayag sa hinihingi kong palugit, willing po akong isakripisyo ang sarili ko para mawala lang ang utang ng daddy ko sa inyo. Kahit uulilain niyo pa ako o kahit ano pa po, basta okay lang po ang daddy ko. Lahat po kaya kong gawin para sa kanya. Sigurado ka ba na gagawin mo to? Tanong pa ng lalaki sa akin. Wala naman ho ako mapagpipilian eh. Kung papayag ho kayo sa alo ko. Then, marry me as soon as possible. Wika nito sa akin. Tumango naman ako dito. Sana tama naging pasya ko. Wala naman ako mapagpipilian dahil wala namang ibabayad ang dad ko. Kahit hindi sabihin nito ay alam kong baon sa utang ang dad ko. Baka nga pati bahay namin ay nakasanla na iyon. Kaya ano pa bang magagawa ko? Kung ang kapalit naman nito'y mailigtas ko sa kapahamakan ng dad ko. Kung may magagawa man ako, iyon ay ang sarili ko na lamang ang magiging kapalit. Sigurado ka ba? Baka nabigla ka lang, miss. Baka pagsisihan mo nagpakasal ka sa akin. Di mo pa ako lubusang kilala, miss. Kaya baka pagdating ng panahon, magulat ka na lamang kung sino talaga ako. Saan pa nito sa akin? Seryoso po ako sa alo ko. Saka kung malaman ko man sa bandang huli kung sino kayo, ano pa bang magagawa ko? Ako naman ang may gusto nito eh. Ako ang nag-offer ng sarili ko sa inyo. Humahanga ako sa kabaitan mo bilang anak ni Nicandro.
Pero sa kasamaang palad, he never sees your worth as his daughter. He sees my worth, sir. Alam ko po yun. Pero sadyang wala lang talaga akong mapagpipilian. I love my father so much. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Okay, next week, tatakda ko ng kasal natin. Tell your dad that you're going to marry me. At sana, hindi ako mapahiya kapag dumating ang araw na yon. Ako na din ang bahala sa mga papers natin. Saka, hindi kita bibigyan ng church wedding dahil hindi ko pwedeng ipaalam yun sa buong mundo. Pagpapakasal tayo sa isang kakilala kong judge. Wika nito sa akin. Kung yan ang gusto mo, sige, papayag ako. Wika ko din. By the way, tawagin mo ako sa pangalan ko. Or call me babe, or whatever you like. A sweet endearment, I guess. Saad pa nito? Okay, babe. Utal kong wika. Nakita ko ang pangiti nito. Bahagya na sanang bubuka ang bibig nito upang magsalita. Pero may dumating na isang matandang babae. Base sa napansin ko ay mukhang katulong ito dito. Iho, may bisita ka pala. Sorry at naabala kita. May tatanong sana ako sa'yo. Wika nito. Mamaya na ho yan, Yaya Suling. By the way, meet my fiance, Georgina Avancena. She's the daughter of my right hand, Nicandro Avancena. Wika nito sa matanda. Talaga, iho? May fiance ka na? Naku, kay gandang bata naman itong anak ni Nicandro. Kumusta ka na, iha? Ako nga pala si Solidad. Yaya Suling na lamang ang itawag mo sa akin, ha? Giting saan nito sa akin? Sige po, Yaya Suling. Alam niyo po bang may yaya din ako? Dahil maagang namatay ho ang mami ko. Kaya siya ho yung nagpalaki sa akin. Ngiting wika ko. Magaan ka agad ang loob ko sa matanda. Katulad ng naramdaman ko sa Yaya Rosa ko noon. Talaga, iha? Siguro. Maganda ang mami mo, no? Dahil maganda ka. Sobrang ganda mo, iha. Ilang taon ka na ba, iha? Tanong nito sa akin. 21 pa lamang ho ako, Yaya Suling. Sagot ko dito. Naku, eh matanda pala sa'yo si Travis. Di ba, iho? 35 ka na eh. Wika nito sa lalaki. Yaya, sinabi mo pa talagang edad ko. But obviously, di naman halata na 35 na ako. Di ba, Yaya? Tanong din ang lalaki sa babae. Naku, oo naman, iho. Kaya sana, magmahalan kayo ha. O sige, mauna na muna ako dahil may gagawin pa ako sa kusina. Magdadala na lamang ako dito ng merienda nyo. No, thanks, Yaya Suling. Paalis na rin ho ako eh. Wika ako dito. Ganun ba? Bumalik ka ulit dito, iha ha. Gusto pa kitang kakwentuhan. Ngiting wika nito sa akin. Oho, Yaya. Nakangiti ko rin sagot dito. By the way, aalis na ako. Magkita na lamang tayo sa araw ng kasal natin. Saad ko dito saka ako tumayo at lumabas sa kabahayan. Gabi na, pero hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Iniisip ko pa rin ang nangyari kanina. Hindi ko rin alam kung bakit napapayag akong pumayag sa offer nito sa akin. But honestly, she's very cute. And I was surprised. She's very young. 20 years old. Pero matured na itong mag-isip. At sa pagkakaalam ko'y kaka-graduate pa lamang nito dahil dati pang nabanggit ni Nicandro sa akin na pangarap ng anak nito ang pagiging fashion designer. Paano yun mangyayari kung magpapakasal ito sa akin? Kaya ba nitong isakripisyo ang sariling pangarap at kalayaan para lamang mabayaran ang perang ginamit ng ama nito? May kung anong humaplos sa puso ni Travis sa mga oras na iyon. Hindi niya alam, pero aaminin niyang attracted talaga siya sa dalaga. Actually, noon pa ako attracted sa babaeng yon. Pero dahil bata pa ito, hindi ko na lamang pinapansin ang paghangang iyon. At ngayon, ay nakatakda na itong magpakasal sa kanya. At mapapa sa kanya ang babae na walang kahirap-hirap. Pero ganun pa man, pakakasalan ko pa rin ito. Dahil ayoko nagsasama kami sa iisang kwarto at nagsisiping na wala namang kasal. Hindi naman kasi ito katulad ng mga babaeng dumadaan sa mga kamay ko. Na kapag natapos ng sipingan, ay papatayin ko na para walang humabol sa akin. At tungkol naman sa church wedding na sinabi ko sa babae kanina, hindi naman sa ayaw ko magpakasal dito sa simbahan, kundi ayaw ko lamang madamay ito sa kaguluhan ng buhay ko. Lalo na ang lihim naming organisasyon na itinuloy ko ang nasimulan ng mga magulang ko.
Ayoko rin gamitin ang babae ng mga kalaban sa organisasyon dahil kapag nangyari yon, huhukayin ko ang mga bangkay nila at papatayin pa ulit-ulit. Kahit na napuyat ako dahil matagal ako bago makatulog kagabi, pero maaga pa rin akong gumising. Nadatnan ko si Yaya Sulenko at naghahanda ito ng breakfast ko. "Good morning, iho. Kakain ka na ba?" tanong nito sa akin. "Oo, Yaya. May lakad kasi ako ngayon eh. Kaya maaga akong gumising." Wika ako dito. "O sige, iho. Umupo ka na dyan at ihahanda ko na ang kape mo at breakfast mo." Wika nito. "Salamat po, Yaya." Saad ko pa. Pagkatapos ko ngang kumain, ay muli akong umakyat sa silid ko para maligo at makagayak na rin. Kailangan ko makipagkita kay Nicandro para sabihin dito na iyon ang plano ng anak nito. Kabababa ako lamang ng hagdanan nang madatnan ko si Nicandro sa salas. Tumayo ito na makita ko. "Mupo ka, Nicandro. Tamang-tama, may pag-uusapan tayo. Ikaw ba nag-utos sa anak mo para pumunta sa akin?" Diretsahang tanong ko dito. "Hindi, Travis. Hindi ko siya inutusan na puntahan ka. Siya ang may gustong puntahan ka dito at personal na kausapin para makiusap sa'yo na bigyan mo pa ako ng isang buwang palugit. And thank God dahil nakinig ka sa anak ko. Buti at nakuha ka niya sa pakiusap. Salamat dahil binigyan mo pa ako ng isang buwan pang pal... It's because of your daughter, kaya quits na tayo. Because she offered me herself." Putol kong wika dito. What do you mean, Travis? Pinakialaman mo bang anak ko?" Kuyom ang kamaong tanong nito sa akin. "No, it's not that. She offered herself para pakasalan ko siya. Yun lang ang tanga niyang paraan para quits na tayo sa utang mo. Kasi kung tutuusin, di mo naman kayang bayaran yun eh. Kahit pa ubusin mo ang ari-arian at bahay mo. Kulang pa yun sa pambayad sa utang mo. Don't worry. I'll be nice to her. As I've said, pakakasalan ko siya. Para mas walang problema at maging legal pa kami." Saad ko pa dito. "Hindi, Travis. Huwag mong pakialaman ng anak ko. Paano ng pangarap niya? Hindi ko kayang isakripisyo niya ang sarili niya sa kasalanan ng ginawa ko. Please." Umiiyak na wika nito sa akin. "I'm sorry, Nicandro, pero hindi ako magde-desisyon yan. Ang anak mo lang dahil siya itong lumapit sa akin para mag-offer. At syempre, lalaki ako. Bakit ko naman tatanggihan ang offer ng isang magandang babae kagaya niya? Di naman siguro ako tanga, diba? So kung ipipilit mo ang gusto mo na hindi ko pakasalan ng anak mo, wala naman yung problema sa akin eh. You know me, madali akong kausap. So kung makakausap mo ang anak mo, call me, para alam kong hindi na matutuloy ang kasalan." Wika ako dito. "Travis, hindi ka ba naaawa sa akin? Bakit mo ako ginigipit? Magkaibigan kami ng daddy mo. Bakit kontratuhin mo ako? Parang hindi mo ako kilala." Saad dito sa akin. "Di ko nakakalimutan yun, Nicandro, na magkaibigan kayo ng daddy ko. Pero tapos ng palugit na binigay ko sa'yo. Malaking halaga yun at alam mo yan. Hindi kita tinatrato na ibang tao dahil alam kong kaibigan matali ka ng daddy ko. At tapat kanyang tauhan nun pa. Pero perang usapan dito, Nicandro. At kusa mo yung kinuha. Hindi mo nga sinabi sa akin na ginamit mo yun eh. Kung hindi ko nga na-check ang account mo, di ko alam na niloloko mo na pala ako. I'm sorry pero kailangan ko na din kunin ang pera ko." Matigas kong wika. "Pero wala akong ganun kalaking halaga, Travis." Malungkot na wika nito. "Kung ganun, pumayag ka na lang sa offer ng anak mo sa akin. Total, di ko naman siya bababuyin eh. Dahil pakakasalan ko siya. Pero hindi church wedding ang ibibigay ko sa kanya. Dahil baka malaman ng mga kalaban natin na may asawa na ako. At madamay pa si Georgina." Napabuntong hininga na lamang ito sa aking sinabi. "Sana alagaan mo ang anak ko, Travis. Alalahanin mo. Hindi siya katulad ng mga babaeng kinakama mo. She's innocent. Kaya sana mahalin mo siya at respetuhin." Wika nito sa akin. "Nicandro, kung pag-ibig ang ibig mong sabihin, alam mong hindi ko pa yung nararamdaman sa tanang buhay ko. Pwera na lang sa nanay ko. Dahil alam mo namang mahal na mahal ko yon. Pero aaminin ko sa'yo, attracted na ako sa anak mo nun pa. Nung nakita ko siya sa school niya nakasama mo ko. Remember? Pero dahil alam kong bata pa siya, kaya pinilit kong iwaglit sa isip ko ang anak mo. Nagtagumpay naman ako. I have a lot of women, alam mo yon. At dahil ayoko malaman nilang sikreto at pagkatao ko, kaya pinapatay ko sila. Eh, yun din bang gagawin mo sa anak ko, Travis?
utal nitong wika sa akin. Hindi, di ko yung gagawin sa kanya dahil anak mo siya. Dahil kung magsusubong siya sa mga otoridad, madadamay ka ni Candro. At alam pong alam mo na hindi yun kayang gawin ng anak mo. Kaya chill ka lang, wala akong gagawin sa anak mo. Medyo nakahinga naman ito ng maluwag sa narinig galing sa akin. Salamat Travis, kung pinal lang desisyon ng anak ko. Wala na akong magagawa doon. Sana lang hindi siya matulad sa mga babaeng dinala mo dito. At umaasa ako na kahit hindi mo mahal ang anak ko, hindi mo siya sasaktan physically. Wika nito sa akin. Trust me ni Candro, walang mangyayaring masama sa kanya basta akong kasama niya. At tungkol sa sinabi mo, hindi ko siya sasaktan physically. Promise ko yan. Salamat Travis, iho. Saad na lamang nito. What? Are you crazy, Georgina? Magpapakasal ka sa taong kahit kailan ay hindi mo pakilala? Nasisiraan ka na ba ng isip? Bulalas na sigaw nito sa akin. May choice ba ako? Alam mo naman diba? Saka kaya kong isakripisyo ang lahat, Mildred, para lamang sa daddy ko. You don't know who he is and what he can do to you, Georgina. Kung si Ashton ang pakakasalan mo, malay mo, magiging kampante pa ako. Kasi kahit papano kilala ko na yon. Pero yung Travis Mondragon na yan, kahit di ko pa nakikita yan personally, pero masasabi ko may tinatago siya. Nakakatakot siyang tumitig, alam mo ba yon? Bakit ba hindi mo nalang sagutin si Ashton? Mayaman naman siya. Kayang-kaya niyang bayaran ng perang inutang ng dad mo. Kasi sa pagkakaalam ko, napakayaman ni Ashton. Bakit Mildred? Sa tingin mo, kaya niyang bayaran ng 20 billion? Ha, Mildred? Ano na lamang ang iisipin ng mga tao? Unang magulang ni Ashton, na bigla-bigla ay naging magkasintahan kami at magpapakasal na. Hindi ba't magtataka sila? Or else, baka mabash pa akong gold digger at manggagamit. Dahil syempre iisipin ng mga tao na may hidden agenda ako kay Ashton. Kaya wag na lang, Mildred. Pero Georgina, hindi talaga ako kampante. Saka, paano na lamang yung pangarap mo? Pangarap natin. Di ba sabi mo, sabay tayong mag-a-apply abroad? Pagkakataon na natin to, Georgina. Ngayon ka pa ba susuko? Mildred, kung may pagpipilian pa sana ako, bakit hindi? Saka hindi ako sumusuko. Kailangan ko rin tulungan ng dad ko. He needs me. Kahit pa ayaw niyang sabihin, pero alam kong kailangan ako ngayon ng dad ko. Sayang ka naman, Georgina. Kung may maitutulong lang sana ako eh. Pero kahit kasi 500,000 wala ko, nakakalungkot lang dahil wala akong maitulong sa best friend ko. It's fine, ano ka ba? Kaya nga tinawagan kita para may pagsumbungan ako ng mga problema ko eh. At buti nandito ka, Mildred. Malaking bagay yun sa akin. Ano ka ba? What friends are for? Kaya lang, sa pera talaga wala akong maitutulong sa'yo eh. Pero teka, gwapo ba sa personal si Travis Mondragon? Tanong nito. Saglit ako nag-isip. Pilit na iniisip ang itsura ng lalaki. Saka ako sumagot. Yeah, handsome pero... he's dangerous. Kung itatabi sila ni Ashton, mas gwapo at may dating si Travis. Maputi lang si Ashton, pero hindi magandang katawan niya. Si Travis kasi nung nakita ko, ibang-iba ang personalidad niya. Kahit nakapambahay lamang siya, malakas pa rin ang dating niya pero he looks young at his age. Alam mo bang 35 years old na siya? Pero hindi halata. Wika ako dito. So, sa madaling salita, he's a hunk. Saad naman ni Mildred? Parang ganun na nga. Saad ko naman dito? Alam mo, parang interesado ako makita siya personally, Georgina. Kaya ako magpapakasal ka dito. Ipangako mo sa akin na andun dapat ako. Magiging abay mo ko. Mildred, hindi church wedding ang kasal namin. Sa West lang kami. Putol ko sa sinasabi nito. Laglag naman ang panganito sa narinig. Parang hindi makapaniwala. Ano? Anong sinasabi mong West lang? A multi-billionaire na si Travis Mondragon? Magpapakasal sa isang West lang? Don't tell me di niya afford ang church wedding? Wika nito sa akin na parang nagdududa. Afford niya, Mildred. Pero hindi ko alam kung bakit sa West niya gusto. Pero kung yan ang desisyon niya, wala na akong pakialam doon.
dahil ang gusto ko lang naman ay maging quits na sila ng dad ko. Pero huwag mong maliitin ng West dahil legal pa rin yun. At least, kasal kami. Sad ko dito. Napabuntong hininga na lamang ang kaibigan ko sa kanapailing-iling. Alam mo, tama ka. Sa bagay, legal pa rin naman yun. Pero sana, dumating pa rin yung panahon na pakakasalan ka niya sa simbahan. Wika nito sa akin. Ako naman ang umiling dito. Mildred, hindi ko naaasahan yan. Dahil hindi ko naman alam kung ano magiging buhay ko sa kanya. Basta sa ngayon, ang daddy ko lamang ang iniisip ko. Sad ko dito. Ay, sana maging masaya ka. Pero kahit West lang ang kasal mo, sana andun pa rin ako. Wika nito sa akin. Oo naman, best friend kaya kita. Kaya malamang andun ka, no? Sad ko dito. Nasa isang mall kami ngayon ni Mildred sa Quezon City. Dito kami palaging tumatambay dahil sa loob ng mall na iyon ay ang paborito naming restaurant. Kaya gustong gusto namin dito, just like before. Habang kumakain kami, ay nakaramdam ako ng panunubig, kaya nag-excuse muna ako kay Mildred. Nasa loob na ako ng comfort room nang marinig ko ang pangalan ko. May dalawang babaeng nag-uusap at alam kong ako ang topic ng mga ito dahil nadawit din ang pangalan ni Ashton. Ay, nakakainis ang Georgina na yon. Oo, maganda nga siya. At kahit anong tanggi ng babaeng yon kay Ashton, gustong gusto pa rin tinong lalaking yon. Nakakainis. Ano bang meron sa babaeng yon na wala sa akin, ha? Dinig kong inis na wika nito sa kasama. Juliana, kung ako sa'yo, by hook or by crook, landiin mo na si Ashton. Para walang kawala sa'yo, no? Hindi mo naman karibal si Georgina dahil hindi naman ito gusto si Ashton. Kaya wala kang dapat na ikatakot o ikainis sa kanya. Ang problema mo lang, si Ashton, dahil malakas talagang tama ka, Georgina. Dinig ko rin saad ng kaibigan ito. Ewan ko ba, Jinky? Nainis talaga ako sa lalaking yun eh. Ako na nga gumagawa ng paraan para makasama ito. Tapos ayaw pa rin sa akin. Well, alam mo, Juliana, kaya ayaw sa'yo ni Ashton dahil easy to get ka. Hard to get ka naman ang mapansin ka niya. Wika ako sa mga ito. Di ko na kasi mapigilang hindi sumabad sa usapan. Lumabas na talaga ako. Ha, abad, mayabang ka. Porkit hinahabol-habol ka na ni Ashton? Akala mo sobrang ganda mo na? Sirain ko yung mukha mo eh. Galit na wika nito sa akin saka ko nito akmang sasampalin. Sigurado ka? Gusto mong itama sa akin yung madumi mong kamay? Wala akong kasalanan sa'yo, Juliana. Hindi ko nga alam kung bakit mainit ang dugo mo sa akin eh. Gayong wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Yung totoo, insecure ka ba sa akin? Nakataas ang kilay na wika ako dito. Ha? Ako? Insecure? Turo pa nito sa sarili. Easy to get nga ako. Ikaw, pa-hard to get nga, pero nasa loob ang kulo. Ganyan naman ang isang babae, di ba? Kunwari hindi easy to get, pero deep inside, malandi din pala. Hindi ako kagaya mo, Juliana, na pinabababa ang sarili para lang makuha at mapansin ang lalaking ayaw naman sa'yo. Putol kong wika, tinarayan ko na talaga ito. Huh, hayop ka? Gusto mo talagang ingudgud kita dito sa lababo? Sige, subukan mo. Nang mahampas kita nitong bag ko. Ang kapal na mukha mong saktan ako? Banta kong wika. Tara na, Juliana. Let's go. Wika ng kaibigan nitong si Jinky. Saka nito hinila palabas ng restroom si Juliana. Nang matapos ako sa paghugas ng kamay ko, ay lumabas naman ako sa comfort room saka pinunta ng kaibigan ko. Oh, bakit ang tagal mo? Tanong nito sa akin. Sorry ha, andun pala kasi sa loob ng restroom si Juliana. At ayun, nagpang-abot kami. Muntik na nga niya akong saktan eh. Buti natakot sa banta ko sa kanya na iahampas ko sa kanya itong bag ko. Ano? Andito din sila? Baka naman sinusundan tayo. Parang hindi naman. Ganun ba? Sige, pero uwi na tayo. Sad nito sa akin. Sige, tara na, Mildred. Uwi ka ako din dito. Mabilis lumipas ang araw. Andito na kami ngayon ni Travis sa harap ng judge na magkakasal sa amin. Nasa upuan ng daddy ko at ang yaya Suleng at yaya Rosa kasama din ang best friend kong si Mildred. Kanina pa hindi mapuknat ang titig ng kaibigan ko sa aking magiging asawa. Hindi ito makapaniwala
na sobrang gwapo at hunk ang lalaking pakakasalan ko. Travis Mondragon, do you take Georgina Avancena as your lawfully wedded wife? In sickness and in health, for richer and for poorer, till death do you part? Tanong ng judge. Yes, I do. Sagot nito. Georgina Avancena, do you take Travis Mondragon as your lawfully wedded husband? In sickness and in health, for richer and for poorer, till death do you part? Tanong ng judge sa akin. I do. Mahinang wika ko, pero sapat na iyon upang marinig ng Wes ang sagot ko. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika nito kay Travis. Nang sumayad ang labi nito sa labi ko, ay saka lamang nag-sink in sa isip ko na ito ang unang halik na natikman ko. Si Ashton kasi, ninakawan ako ng halik noon sa pisngi. Wala kami sa hotel o sa ang restaurant kumain, kundi sa mismong bahay ni Travis. Wala din akong ibang nakitang bisita, kundi ang iilan nitong mga tauhan. Kaya nagtataka talaga ako, pero hindi ko na lamang isinatinig ang mga tanong sa isip ko dahil alam ko naman ang sagot. It's none of my business. Uy, bruha! Bakit tayo-tayo lang andito? Wala ba siyang parents? Takantanong ng kaibigan ko. Ulila na siya, Mildred. Nag-iisa na lang sa buhay si Travis with his nanny. Saad ko dito. Pero ang mga kamag-anak niya, I'm sure meron naman, diba? Tanong nito sa akin. Hindi ko alam, Mildred, saka never ko pa nakitang pamilya ni Travis. Sa father side o sa mother side nito, wika ako din. Hindi ba nakapagtataka yun, Georgina? Masyado maraming tinatago sa yung lalaking yun. Sa tingin mo, hindi kaya gumawa siya ng masama sa'yo? Sino ba may sabi sa'yo yung gagawin ko na masama ang asawa ko, miss? At saka, hindi mo pa ako kilala. Kaya huwag ka ng maraming tanong. Sabay pa kami napalingon ni Mildred na may nagsalita sa aming likuran. Travis, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi niya naman kasi maiwasan mag-alala sa akin, eh. Because I'm her best friend. Wika ako dito. Nakita ko ang pagsalubong ng kilay nito. Tanda nang hindi nito nagustuhan ang pagiging taklesa ng kaibigan ko. Masyado kasing matanong tong kaibigan mo, eh. Gusto niya yatang malaman kung sino ko. Gusto mo bang malaman kung sino ako, ha, miss? Baling nitong wika sa akin, kaibigan. Sasagot pa sana si Mildred nang magsalita ito muli. Alam mo bang isa akong mafia, boss? Wika nito sa akin, kaibigan. Sabay pang nalaglag ang panga namin sa kabiglaan. Mafia, boss? Totoo bang sinasabi nito? Ang alam ko kasi, ang isang mafia ay pumapatay ito ng tao kapag magkamali ka dito. Ha? Di ba ang mafia leader ay pumapatay ng tao yon? Mamamatay tao ka ba? Si Mildred ang nagtanong. Bakit naman hindi? Kung may lumabag sa rules ko at kung may mag-tridor. Kaswal na wika nito. Kung ganon, bakit mo sinasabi sa amin? Ngayon magtatanong ka kung bakit wala akong bisita. Tapos nung nalaman mo na isa akong mafia, nagtanong ka na naman. Sige, sasagutin ko yung tanong mo. Because I trust you. Kagaya ng pagtitiwala ni Georgina sa'yo, miss. Nagtitiwala ako na wala kang sasabihin kahit kanino tungkol sa akin. At kung sabihin ko sa iba, ano bang gagawin mo? Putol na tanong pa rin ni Mildred. Then, ihanda mo ng libingan mo. Walang emosyong wika nito sa akin, kaibigan. Ah, Mildred, tama na, umalis ka na muna. Kakausapin ko muna si Travis. Wika ako dito saka ko ito tinulak. Hindi naman kasi ito nakapagsalita dahil namutla na ito. I guess, hindi naman magsusumbong ang kaibigan mo, di ba, Georgina? Wika nito sa akin. Bakit mo naman nasabi yun, Travis? Tinatakot mo siya, eh. Wika ako dito. Di ko siya tinatakot. Sinasabi ko lang ang mangyayari sa kanya. Oras na magsumbong siya sa mga otoridad o kanino man. Gagawin mo talaga yun? Kabadong tanong ko dito. Oo naman. Walang kagatul-gatul nitong sagot sa akin. Magsasalita pa sana ako nang lumapit ang daddy ko sa amin. Iha, alis na ako. Travis, iho, ikaw nang bahala sa anak ko, ha. Wika nito saka ito bumaling sa asawa ko. Yes, ho, dad. Ngiting saad nito. Thank you, iho. Anak, iiwan na kita. Uuwi na kami ng Yaya Rosa mo. Saad ng daddy ko sa akin. Okay ho, dad. Mag-iingat ho kayo. Sagot ko na lamang dito. Sa unang gabi namin bilang mag-asawa ni Travis,
ay iba ang pakiramdam ko. Kinakabahan ako. Pagkatapos kong maligo, ay sinuot ko ang roba ko na walang ibang saplot kundi underwear lang. Sumunod naman itong naligo. Habang nagpapatuyo ako ng buhok, ay lumabas na si Travis. Unti-unti itong lumapit patungo sa akin sa kabumulong. Handa ka na ba? Bulong nito sa akin punong tenga. Kinilabutan ako sa mainit na hininga nito na dumadampi sa akin pisngi. Napansin ko na lamang na hinahalikan na nito ang balikat ko patungo sa aking leeg. Napaungol ako sa bagong sensasyong naramdaman ko ng mga oras na iyon. Pinisil na kasi nito ang dalawang nipples ko at nampangkuin ako nito at dalhin sa kama. Alam ko na ito na ang gabi na magiging isa ang aming mga katawan. Napaigik ako na maramdaman ang pagsigid ng kirot sa gitnang bahagi ng hita ko. You're a virgin? Natigilan ito, saka ako nito tiningnan sa mga mata. Nakapikit akong tumango dito. Dahan-dahan itong gumalaw sa aking ibabaw hanggang sa narating nito ang rurok ng kaligayahan. Halos mag-umaga na nang matapos ang honeymoon naming dalawa, sabay pa kaming natulog. Pasado alas dos na ng hapon ako nagising. Mataas na ang araw. Napabalikwas pa ako ng bangon nang makitang wala na si Travis sa akin tabi. Pumunta na muna ako sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Saka ako nagsuot ng pajama at t-shirt. Saka ako bumaba ng hagdanan. Kahit mahirap maglakad dahil masakit pa rin ang pagkababae ko, ay pinilit ko pa rin ang sarili ko para makababa lamang ako. Si Yaya Soleng ang nadatnan ko sa komedor. O iha, gising ka na pala. Kumain ka na. Wala si Travis. Maagang umalis kanina dahil may mahalagang pinuntahan. Wika nito sa akin. Ganun ho ba, Yaya? Sige po, kakain na ho ako. Sagot ko na lamang dito. Habang kumakain, ay naisip ko kung saan nagpunta si Travis at bakit hindi ako nito ginising para magpaalam. Ganun ba talaga yon? Walang pakialamanan? Kung ganun, ay malaya din ako makakapag-bonding sa kaibigan kong si Mildred. Yaya, aalis ho pala ako ngayon. Naku, iha. Sabi ni Travis ay bawal ka daw umalis. Mabilis na wika nito sa akin. Bakit naman ho ganun, Yaya? Umalis ho siya tapos ako ho bawal? Takantanong ko dito. Iha, pakiusap. Huwag ka na magtanong. Sundin mo na lamang ang utos ng asawa mo. Wika nito sa akin. Pero bakit ho, Yaya? Makulit ko pa rin tanong dito. Basta iha, dahil masyadong komplikado. Kaya sana ay maintindihan mo. Nagpapaunawang wika nito sa akin. Wala na lamang akong nagawa, kundi tumango na lamang dito. Hapon na, pero wala pa rin si Travis. Hindi ko naman matawagan ito dahil kahit cellphone number ay wala ako noon. Paulit-ulit na lamang ako napapabuntong hininga dahil wala naman akong magagawa. Masyadong bored ako sa buong maghapon. Minsan, nasa loob ako ng silid namin at minsan naman ay nasa living room. At ngayon ay nasa pool area naman ako. Ang tagpong iyon ang nadat na ni Yaya Soleng. Iha, magmeryanda ka muna. May niluto akong cassava cake. Dinalhan na kita ng juice para partner mo dyan sa cassava cake na ginawa ko. Iting wika nito sa akin. Saka nito nilapag sa maliit na lamesa ang nakalagay na cassava cake sa maliit na platito. Salamat ho, Yaya Soleng. Nag-abala pa ho kayo. Iting wika ho dito. Ano ka ba? Amo na din kita ngayon, iha, kaya... Siyempre, pagsisilbihan kita. Nakangiti pa rin itong ani sa akin. Yaya? Matagal na ho ba kayong naninilbihan dito? Tanong ko dito. Oo, iha. Matagal na din. Simula ng bagong kasal pa lamang ang mga magulang ni Travis, ako na ang katulong nila. Hanggang sa pinanganak na nga ang asawa mo. At ako ang nag-alaga noon. Lalo na noong namatay ang mga magulang niya. Ako na ang tumayo mga magulang kay Travis. Kaya kilala ko ang batang yon. Wika nito sa akin. Kung ganun ho, alam niyo ho na. Mafia boss si Travis, Yaya? Tanong ko pa dito. Ang mga magulang ni Travis, iha, ay kasapi sa organisasyon. Isang mafia leader ang daddy niya. At kasama na roon ang mami niya. Kaya alam ko ang nangyari sa kanilang pamilya noon. At yung daddy mo, kilala ko na yan noon pa. Magkaibigan matalik ang daddy mo at ang daddy ni Travis, iha.
Kaya andito pa rin si Nicandro nagtatrabaho kay Travis. Pagkakwento pa nito. Si Daddy? Matagal na pong kasapi sa mafia? Bakit ngayon ko lang ho ito nalaman ni Aya? Dahil masyadong mainit sa batas ang kanilang organisasyon, iha. Kung ang daddy mo ay binata pa noong naging magkaibigan sila ng daddy ni Travis, malamang, hindi yon lingid sa kaalaman ng mami mo, lalo na ang yaya mo. Siguro, hindi lang nila yun nasabi sa'yo. Kung ganun ho, yaya, bakit ho nagkautang na malaking halaga si daddy kay Travis? Kung tauhan din naman pala ni Travis si daddy, yaya. Dahil may pinagkatiwalang perang asawa mo sa daddy mo, iha. Siguro, may ibang utang siya. At yun lang ang tanging paraan niya para mabayaran iyon. Kaya huwag kang magalit sa daddy mo, iha. Hindi naman natin alam ang tunay na dahilan niya. Saan dito sa akin? Kung ganun ho, totoo palang sinabi ni Travis sa akin na pumapatay siya, yaya? Oo, iha. Kung kinakailangan, pinapatay niya ang taong tumatraidor sa kanya, lalo na sa mga magulang niya. Paano ho pala namatay ang parents niya, yaya? 6 na taon pa lamang si Travis noon, iha, nang mawala ang mami at daddy niya. Yun ang birthday niya. Kaya hindi nga siya nagse-celebrate ng birthday niya dahil naaalala lamang niya magulang niya. Pagkatapos kasi ng birthday party ng alaga ko, nasa kanya-kanyang silid na kami na gabing iyon, na makarinig kami ng sunod-sunod na katok. Mabibilis ang katok ng silid ko ang nagpatayo sa akin para pagbuksan ang taong kumakatok sa pinto ng silid ko. Mabilis binigay ni Susana ang anak niya sa akin. Saka ito mabilis na sumunod sa asawa nitong may dalang barel. Sa pinagtataguan namin magyaya, narinig ko pa ang huling sinabi ng daddy ni Travis sa taong bumaril at pumatay sa kanila. Nang mailibing ang mga ito'y, pumunta na muna kami ng States upang doon muna manirahan at magpalamig para maiwas sa mga taong gustong patayin si Travis. Bumalik na lamang kami ng tumuntong si Travis ng 28 years old at kaya na niyang pamunuan ng organisasyon. Nung wala kasi si Travis, iha, ang daddy mo ang pansamantalang namahala sa organisasyon dahil yun ang bilin ng daddy ni Travis sa ama mo. Hindi ako makapaniwala sa narinig kong revelasyon. Matalik pala na magkaibigan ang daddy ko at ang ama ni Travis. Kung ganun ho, yaya, kilala niyo po kung sinong pumatay sa mga magulang ni Travis? Tanong ko dito, kilala ko siya, iha, maging ang daddy mo. Kilala niya ang pumatay sa kaibigan niya. Sagot nito sa akin, pero si Travis po ba, yaya? Kilala niya po ba kung sino ang pumatay sa magulang niya? Kilalang kilala niya, iha. Buti po, yaya, hindi siya naghigante. Ipinaghiganti na niya, iha. Pinatay na ni Travis ang mga taong turmaidor at pumatay sa mga magulang niya. Wika nito na ikinalaki ng aking mga mata. Po, kung ganun, totoong sinasabi niyang pumapatay talaga siya, yaya Suleng? Ang namutawi sa aking mga labi. Dahil walang kapatawaran ang ginawa ng taong iyon, iha. Buhay ang kinuha nila at buhay rin ang sinisingil ni Travis. Sa narinig ay hindi ko mapigilang hindi mamutla at manginig ang labi. Iha, huwag kang matakot. Dahil walang gagawing masama sa'yo si Travis, pinapangako ko yan sa'yo. Paano po kung saktan niya ako, yaya? Or baka ako patayin? Parang naiiyak kong saad. Kung wala kang gagawing ikakalabag sa mga utos niya, Georgina, wala namang mangyayari sa iyong masama. Halika nga, iha, lumapit ka sa'kin. Wika pa nito saka ako umusog sa upuan at lumapit ako dito. Niyakap ako nito ng mahigpit. Maniwala ka sa akin, iha. Hindi ka sasaktan ni Travis. Saad pa nito? Medyo nawala ang takot ko nang dumaan ang maraming sandali. Kinain ko nga ang inihanda nito at ininom ang juice. Nang magpaalam itong babalik na sa loob, ay napahugot na lamang ako ng buntong hininga. Sa narinig ko kanina, iisa lamang ang nalaman ko. Mabait si Travis. Siguro, napupuot lamang ang puso nito sa galit dahil pinatay ang mga magulang nito. Sino kayang trumaidro sa mami at daddy nito? Mga katanungang mahirap sagutin dahil hindi ko pagaanong kilala si Travis. Nasa silid na ako nang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong si Mildred ang tumatawag. Yes, Mildred? Sagot ko dito. Uy, girl! Meron akong good news.
hiring ang Mendoza Clothing Company at naghanap sila ng bagong graduate na fashion designer. At mukhang pwede tayo dun. Ano, game ka ba? Tanong nito sa akin. Talaga? Pero itatanong ko pa kay Travis kung pwede ba ako mag-apply sa kumpanyang yan. Wika ako dito. Sige girl, sana payagan ka ng asawa mo. At sana huwag ka naman niyang itali sa boring niyang bahay, no? Saka, kaano-ano kaya ni Ashton ang Mendoza Clothing Company, no? Kaapelyado kasi niya may-ari nun eh. Sabi pa nito. Ashton Mendoza kasi ang buong pangalan ng lalaki. Baka naman kaapelyado lang niya, saka marami naman ganun ngayon, diba? Kahit kaapelyado mo, di naman kayo magkamag-anak. Wika ka pa dito sa kabilang linya. Sa bagay, totoo naman yan, pero sana nga pumayag siya, Georgina. Sayang din naman yun. Wika pa nito. Oo, Mildred. Susubukan kong kausapin siya. Sana nga pumayag siya. Saad ko pa. So, how's the honeymoon? Ano, nadiligan ka na? Tanong nito sa akin. Namula naman ang mukha ko sa narinig. Masyadong basos talagang bunganga nitong kaibigan ko eh. Ano bang pinagsasabi mo? Bahay na nga, kainis ka eh. Dami mong tanong. Wika ako dito sa ako ito binabaan ng telepono. Yaya Suleng's POV. Masyado ako marami nasabi tungkol sa pagkatao ni Travis. Pero naniniwala ako na mabuting babae si Georgina. At alam ko ding hindi nito ipapahamak ang sariling ama. Malalim ako na pabuntong hininga. Inaalala ko ang dumaang taon bago namatay ang mga magulang ni Travis. Happy birthday, iho! Sobrang mahal na mahal ka ni mommy. Sana, huwag mo kaming gagayahin ng daddy mo pagdating ng araw. Tinig kong wika ng amo kong babae na si Susana Mondragon. Mabait si Susana, palangiti, at higit sa lahat ay malapit ito sa mga tauhan at mga katulad kong kasambahay. Si Enrico Mondragon naman ay nakakatakot. Hindi ito mabait, lalo na sa mga tauhan ito. Kapag nagkakamali, ay talagang paparusahan ito ng kamatayan. Dapat lahat ng utos nito ay walang palya dahil kapag nagkamali ka, ihanda mo na ang libingan mo. At ang ugaling iyon ay namana ni Travis ang nag-iisang anak ng mga ito. Pero may mga pagkakataong nagiging masama ito, lalo na kapag niloloko ito. At ang kaparusahan din ito ay kamatayan katulad ng ama nito. Why, Mom? Tanong ng 6 na taon niyang alaga sa ina nito. Ngumiti naman ang ginang sa anak bago ito nagsalita. Dahil ayokong lumaki ka masalimot ang buhay mo, anak. Kaya wag na wag mo kaming gagayahin ng daddy mo, ha? Dinig kong saad ni Susana sa anak nito. At kahit hindi maintindihan ng bata ang ibig sabihin ng ina, ay tumango na lamang ito. Para sa kaalaman ng lahat, magkaibigan kami ni Susana noong mga dalagita pa lamang kami. Swinerte ito kaya naging maaliwalas ang buhay. At kahit hindi aminin ng aking kaibigan, alam ko na pipilitan itong gawin ang mga hindi nito gusto. Katulad ng paghawak ng baril at pagpatay sa mga kalaban nito. At hindi ko inaakalang mas naging bihasa si Susana sa paggamit ng baril, lalo na sa pakikipaglaban. Hanggang sa dumating ang araw na hindi namin inaasahan. Hating gabi na iyon, kakatapos lamang ng party ni Travis, kaya dumiretso na ako sa higaan ko sa servant's quarter upang magpahinga. Ganun na din ang ginawa ng mga ito at si Travis ay pinatulog ko na sa sariling silid nito. Bandang 2:00 na madaling araw ay may kumakatok sa pinto ng aking silid. May kasamang boses ito at nabosesan ko kaagad na si Susana ang nasa labas ng pinto. Soledad, open this door! Hurry up! Kunin mo si Travis. Magtago kayo. Iligtas mo ang anak ko. Magkita na lamang tayo sa dati. Huwag na huwag mong iiwan ang anak ko, ha? Mangako ka sa akin. Tarantang saad nito sa akin pagkabukas ko kaagad ng pinto. Mabilis nitong binigay sa akin si Travis na umiiyak. Pagkakuha ko sa bata, ay kaagad nitong ikinasa ang baril saka ito walang lingon likod na iniwan ako. Susana! Tawag kong sigaw dito. Hindi naman ako nabigo. Dahil saglit itong tumigil at nilingon ako. Mag-iingat ka. Wika ako dito. Tumango naman ito sa kamarahang naglakad palabas ng kabahayan. Naririnig ko na ang putukan ng baril. Mabilis ko ding kinarga ang bata saka lumabas sa servant's quarter.
Doon kami nagtago sa malapit sa may putukan ng baril at doon ko narinig ang boses ni Enrico at Susana. Traitor ka, Carissa! Pinagkanulo mo ako na sarili mong kapatid? Galit na sigaw ni Enrico sa kapatid nitong si Carissa. Dapat ako ang mamuno dito, kuya! Pero nagmatigas ka! Sinolo mo lahat ng ari-arian ng mga magulang natin! Hindi ka patas na kapatid! Dinig ko ding sigaw ni Carissa kay Enrico. Alam mong patas akong kapatid sa'yo, Carissa. Pero ang gusto mo, itong asawa mong si Franco ang mamuno. Ano lang ba siya? Di ba asawa mo lang siya? Ako ang kuya mo at malinaw sa last will ng ating mga magulang na ako ang dapat na mamuno sa organisasyon. Galit na galit ang tinig ni Enrico sa kapatid nitong si Carissa. No, kuya. Sa'kin ang lahat ng ito. Akin lang. Wika nito sa kapatid, sabay kalabit ng gatilyo ng baril. Nagbarilan silang magkapatid, ganun na din si Susana at Franco na asawa ni Carissa. Walang hanggang putukan ang naririnig ko ng mga oras na iyon hanggang sa humupa na ang ingay ng mga baril. At dahan-dahan akong lumabas kasama si Travis. Sinilip namin ang labas, ngunit puro nakabulagta ang mga taong wala ng buhay ng mga oras na iyon. At ang higit na gumimbal sa akin ay makitang wala ng buhay si Enrico at nag-aagaw buhay naman si Susana. Mabilis kong dinaluhan ang kaibigan ko, saka ko ito niyakap ng mahigpit at bumulong dito. Susana, lumaban ka para sa anak mo. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Umiiyak kong wika dito. Soledad, hindi na ako magtatagal pa. Mangako ka sa'kin. Alagaan mo ang anak ko. Ikaw na lamang ang inaasahan ko. Tigmak ang luhang wika nito sa akin. Susana, huwag ka na magsalita pa. Dadalhin kita sa ospital. Wika ko pa dito. Mangako ka, Soledad. Muling wika nito sa akin. Pangako, Susana. Aalagaan ko ang anak mo at ituturing kong parang akin. Umiiyak ko na ding wika. Salamat. May envelope akong nilagay sa ulo na ng higaan namin. Kunin mo yon at ipabasa mo sa abogado. Huminto muna ito sa pagsasalita at umubo ng umubo. Paalam, Soledad. Wika nito, saka lumaylay ang ulo nito, tanda na wala na itong buhay. Mommy, Daddy, why did you leave me? Umiiyak na wika ng bata sa mga magulang nito. Yaya, bakit di na po sila gumigising? Yaya, please, call the ambulance. Dali na natin sila sa ospital. Iyak ng bata na pakiusap sa akin. Travis, iho, wala na ang mommy at daddy mo. Kasama na nila si Papa Jesus sa heaven. Mahinang wika ko dito. No, Yaya, ayoko po. I need mommy and daddy. Umiiyak pa rin wika ng bata. Shh, everything will be okay, iho. Tahan na. Andito lamang si Yaya para sa'yo. Umuwi ako sa probinsya namin kasama ang bangkay nila Susana at Enrico. Ako ang nag-asikaso ng lahat hanggang sa mailibing ang mga ito sa Zambales, sa mismong lugar namin ni Susana. Gabi-gabi umiiyak ang bata at hinahanap ang ina nito at ama. Niyayakap ko ito para kahit papano ay tumahan ang bata. Isang linggo pa ang nakaraan ay agad akong tinawagan ng abogado ng mga Mondragon. Kaagad naman pumunta ito sa kinaroroonan namin ni Travis. Saka ko ibinigay dito ang envelope na inihabili ni Susana at Enrico sa akin. Nakasaad doon, nahahawakan ni Travis ang lahat ng negosyo ng mga ito kapag nasa hustong gulang na ang anak nila Susana at Enrico. May perang ibinigay ang abogado sa akin upang umalis muna kami ng bansa para magpalamig. Saka na kami babalik kapag handa na si Travis sa mga nakaatang nitong responsibilidad. At iyon nga ang nangyari. Naging mafia leader nga ang kanyang alaga. Pati na rin ang lahat ng negosyo at ari-arian ng mga magulang ito ay nasa pangalan na rin ni Travis. Kaya lalong mainit siya sa mga taong trumaydor sa mga magulang nito. At nitong nagdaang araw ay pinatay ni Travis ang tiyahin nito at ang asawa nitong si Franco. May anak sila Franco at Carissa. Lalaki ang anak ng mga ito, si Ashton Mendoza. Hindi lingid sa kaalaman ko na magkalaban sa negosyo
ang magpinsang buo na sina Travis at Ashton. Mapait akong napailing sa pagbabalik tanaw ko sa nakaraan. Susana, gabayan mo sana ang anak mo. Huwag mo nga hayaang maligaw ng landas ang anak mo. Tulungan mo ko. Bulong ko sa hangin. Travis POV. Travis iho, pauwi ka na ba? Napalingon ako nang marinig kong kinakausap pala ako ng daddy ni Georgina. Yes, Udad. Bakit to? Tanong ko dito. Pwede ba tayo magkape muna? Para makapag-usap tayo. Wika nito sa akin. Saglit kong tinignan ang wristwatch ko. Pasado 9:00 na ng gabi. Pero bakit kailangan pa akong kausapin itong biyanan ko? Ah, sige ho. Doon na lamang ho tayo sa office ko. Mag-order na lamang ho tayo ng kape. Wika ako dito. Sabay na nga kami bumalik sa office ko at mabilis kong dinayal ang pinakamalapit na coffee shop, saka ako umorder. Pagkatapos kong nakapag-order, ay binalingan ko na ang biyanan ko. Ano ho ba yun, Dad? Tanong ko dito. Alam mo ba na manliligaw ni Georgina dati si Ashton Mendoza na pinsan mo? Saad nito sa akin. Nagsalubong ka agad ang kilay ko sa narinig. Magiging karibal ko na naman ang taong yun sa asawa ko. Huwag ko lang siyang makitang lalapit-lapit kay Georgina. Baka mapatay ko pa siya. Bulong ko sa akin sarili. Kailan pa ho siya nanligaw kay Georgina, Dad? Interesadong tanong ko dito. Matagal na, iho. High school pa lamang yata sila pero hindi naging sila dahil ayaw ni Georgina sa kanya. Matagal ko na ding sinabihan si Georgina na iwasan ang lalaking yun at sinunod naman ako. Kaya lang, ayaw kong pakampante, iho. Baka may balak siyang gawin sa anak ko. Kilala mo naman ang dugong nananlalaytay sa taong yon. Traidor katulad ng mga magulang niya. Wika pa nito. Sige ho, Dad. Kakausapin ko ho siya tungkol dyan. Salamat, iho. Tutal alam niya kung ano tayo. Sana maintindihan niya na hindi maganda makipagkaibigan sa lalaking yon. Nasa iisang university ba sila nun, Dad? Oo, iho. Magkaiba nga lang ang kursong kinuha. Pero yun nga daw, naliligaw daw ito kay Georgina. Nang dumating ang in-order naming kape at naubos na namin yun ay sabay na kaming lumabas sa building. Saka kami naghiwalay dahil may sasakyan din itong dala katulad ko. Syempre, bulletproof din ang sasakyan nito katulad ng sa akin dahil hindi namin alam kung sino ang makakasalubong namin habang nasa daan kami. Mas maigi na yung nag-iingat kami. Bukas pa ang ilaw nang dumating kami ni Narsing. Stay in kasi ang lalaki sa akin at ang limang taong andito din sa loob ng bahay ko. Sina Bogart, Romel, Alan, Jerry at Albert. Nasa bahay ang mga ito kapag umaalis ako para may maiiwan din sa bahay kapag wala ako. Si Yaya Suleng ang nadatnan ko nanonood ng TV sa living room. Iho, andito ka na pala. Kumain ka na ba? Tanong nito sa akin. Busog pa ho ako, Yaya. Saka nagkape din kami ng daddy ni Georgina sa office ko bago ako umuwi dito. Si Georgina po. Tanong ko dito. Nasa silid na ninyo. Pagkatapos kasi niyon kumain. Nagpaalam na aakyat na daw siya. Dahil gusto na niyang magpahinga. Wika nito sa akin. Ganun ho ba, Yaya? May napansin ka bang kausap ni Georgina nitong araw, Yaya? Tanong ko dito. Abay, wala naman, iho. Maliban sa kaibigan niyang si Mildred. Parang narinig ko pa nga ang balak nilang mag-apply sa isang kumpanya eh. Papayag ka ba, iho? Tanong nito sa akin. Bakit pa siya mag-a-apply, Yaya? Gayong kaya ko namang ibigay sa kanya ang luho niya. Pero hindi ko yun basta-basta ang ibibigay. Gusto ko din pagsilbihan niya ako, Yaya. Wika ako pa dito. Pero iho, mukhang walang alam sa buhay si Georgina at saka hindi siya sanay sa gawaing bahay. Katulad mo'y mayaya din siya. Pero yun ang gusto niya, Yaya. Sa ayaw at sa gusto niya, pagsisilbihan niya ako. Giit ko pa rin, Wika. Abay, sige. Ikaw ang bahala, iho. Ayaw mo ba talagang kumain? Dahil papasok na din ako sa silid ko dahil gusto ko na ding magpahinga. Sige ho, Yaya. Aakyat na din ho ako. Saad ko pa dito. Tumangon naman ito. Saka din ito sumabay na umakyat sa hagdanan. Nasa second floor ang silid ni Yaya Suleng. Hindi na kasi ito iba sa akin. Para na din kasi itong totoong nanay ko. Pagkapasok ko sa silid namin, ay nakita kong gising pa si Georgina. Gising ka pa pala. Hinihintay talaga kita. Bakit naman? May kailangan ka ba? Travis, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Pwede ba ako mag-apply ng trabaho?
Georgina, ayoko magtrabaho ka. Kaya dito ka na lang sa bahay. Putol kong wika dito sa malamig na boses. Bakit naman, Travis? Sobrang nakakabagot dito eh. Kahit yun man lang sana maibigay mo sa akin. Pangarap ko kasi yun eh. Sige, kung papayagan kita, saan ka naman na-apply? Sa isang clothing company. Ang Mendoza... Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait ha, Georgina? Hindi ka papasok sa kumpanyang yun. Galit kong wika. Bakit naman, Travis? Ano bang meron at ayaw mo akong pumasok doon? Isa akong fashion designer. Nagde-design ako ng mga damit o gown. Bakit ba ayaw mo akong payagan na mag-apply sa kumpanyang yun? Inis kong wika. Dahil pag-aari yun ang mortal kong kaaway. Saan ko dito? Ano bang pakialam ko sa away nyo? Labas na ako doon. Hindi mo naiintindihan eh. Ano bang hindi ko naiintindihan, Travis? Sabihin mo sa akin. Putol itong saad sa akin. Si Ashton Mendoza ang mortal kong kaaway at nagmamay-ari niyon. Ashton is my first cousin dahil anak siya ng kapatid ng daddy ko na trumaydor sa amin na pumatay sa mga magulang ko. Ngayon, mag-a-apply ka pa ba doon? Na kahit maging daddy mo ay ayaw na maging close kayo ng lalaking yon? Maging boss mo pa kaya? Galit kong saad. Saglit itong hindi sumagot, saka ito nagsalita. I'm sorry. Hindi ko kasi alam. Pero hindi naman ganun ang pagtingin ko sa lalaking yun, Travis. Hindi mo pa siya kilala, Georgina. Kaya pakiusap. Kung hindi mo gustong may dumanak na dugo, huwag mong igiit pa ang gusto mo dahil hindi ako papayag. May pinal na wika ako dito. Manahimik ka na lamang dito sa bahay kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Saad ko pa dito saka ko ito iniwan at pumasok sa loob ng banyo para makaligo. Iisa lamang ang napansin ko sa naging asawa ko. Childish ito. Kapag gusto ay ginagawa, hindi yan pwede sa akin. Kailangan ko siyang kontrolin dahil ayoko madamay pa ito sa mga gulo namin. Lalo na kapag nalaman ng hayop niyang pinsan na asawa ko si Georgina. Baka mas lalo itong lalapit sa asawa ko na ayaw kong mangyari. Dahil kapag oras na makita o malaman ko na umaaligid na naman ang lalaking iyon kay Georgina, I swear, mapapatay ko ito. Gagawin ko talaga ang lahat para lang mawala sa landas namin ang lalaking iyon. Ilang minuto pa akong naligo bago ako nagpa siyang lumabas ng banyo. Pero nagtaka ako nang wala doon si Georgina, kaya mabilis akong lumabas ng silid ko nang matapos ako makapagbihis at hanapin ito. Nakita ko itong nakaupo sa bungad ng hagdanan. Parang umiiyak ito, kaya nilapitan ko ito at kinausap. Georgina, pumasok ka na sa silid natin. Mahinang wika ako dito. Ayoko. Gusto kong matulog sa ibang kwarto. Ayoko makatabi ka. Malamig nitong sagot sa akin. Napabuntong hininga ako sa kanagsalita. Sa unahan may bakante doon at bukas yun. Maayos din yun. Doon ka matulog kung gusto mo. Saad ko na lamang dito saka ko ito iniwan. Halos mag-uumaga na ako nakatulog dahil sa nangyari. Bakit ba hinahawakan na ako nito sa leeg? Asawa ko lang ito. Hindi kasama doon ang pagbawalan ako sa mga gusto ko. Matagal ko nang pinangarap yun eh. Hahadlangan pa nito. Hindi naman sa ayaw kong sundin ang gusto nito. Pero ano bang kinalaman ko sa away nilang magpinsan? Kung totoo mang pinsan talaga ni Travis si Ashton. Kasi kahit hindi ko type si Ashton bilang maging boyfriend, pero at least kilala ko ito. Hindi katulad ni Travis. Nagpakasal lamang kami na hindi namin alam ang tunay na ugali namin. Sa bagay, hindi naman ito kasalanan na maikasal sa akin eh. Ako naman yung may kasalanan niyon dahil ako ang nag-offer ng sarili ko dito. Pero hindi ibig sabihin niyon, pipigilan na ako nito sa mga pangarap ko. Hindi naman siguro tama yon. Ah, basta. Aalis ako mamaya para puntahan namin ni Mildred ang kumpanyang iyon. Tatawagan ko ito para ipaalam na aalis kami. Para sunduin na lamang ako nito rito. Ayoko maboring na lamang dito. Pasado alas 9 na ako nagising sa umaga. Buong akala ko, nakaalis na si Travis. Pero hindi pa pala. Kasi nang pumasok ako sa komedor, ay nadatnan ko itong kumakain ng almusal. Gising ka na pala, iha. Umupo ka na para sumabay ka sa pagkain ng asawa mo. Ano bang gusto mo, iha? Tanong ni Yaya Suleng sa akin. Ako na ho, Yaya. Okay lang po ako. Wika ako dito. Saka ako tahimik na umupo sa kabilang panig ng table.
Bakit ba namumutla ka? Okay ka lang ba? Tanong ni Travis sa akin. Yeah, I'm fine. Malamig kong sagot dito. Georgina, kung ang iniisip mo ay pinagbabawalan kita sa gusto mo, nagkakamali ka. Ayoko lang madamay ka sa alitan naming magpinsan. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo na lamang ako. Wika nito sa akin. And what about my dreams? Ano, kakalimutan ko na lamang yon? Nagpakasal ako sa'yo, Travis, dahil sa utang ng dad ko. Hindi yung pati desisyon ko'y pipigilan mo. Inis kong wika. Iha, tama naman si Travis eh. Pakinig ka na lamang sa asawa mo. Sabad naman ni Yaya Suling sa usapan namin. No, Yaya. Ayokong sundin siya. Don't push me to the limit, Georgina. Huwag mo ding uubusin ang pasensya ko. Bantang wika nito sa akin na ikinatahimik ko. Iho, tama na. Huwag mo nang patulan si Georgina. Ako nang bahala sa kanya. Saway ni Yaya Suling sa alaga nito. As I've said, dito ka lamang sa bahay. At hindi ka lalabas hanggat hindi ko sinasabi. At pagsilbihan mo ko rito. Alalahanin mo, hindi ka prinsesa dito. Wala ka sa inyo. Iba na ang buhay mo ngayon. We're married now. Kaya lahat ng desisyon mo, kailangan mo ding sabihin sa akin. Dahil una sa lahat, ikaw ang nag-offer sa akin ng sarili mo. Hindi naman ako. Tandaan mo, pambayad utang ka lang. Kaya wag mo akong sasagarin. Matigas na wika nito sa akin na may pagbabanta. Medyo natakot naman ako sa sinabi nito. Paano pala kung patayin ako nito kagaya ng ginawa nito sa ibang tao? Tahimik kong bulong sa akin sarili. Kumain na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Pero buo ang loob ko at kailangan kong umalis ngayon para makapunta sa kumpanyang iyon. Kailangan kong magtrabaho. Nang sa ganon, kapag ayaw ko na kay Travis, pwede ko na itong iwanan. At kung sakaling di pa ako bayad sa utang ng daddy ko, ay mag-iipon ako para mabayaran ang utang na iyon. Matapos akong kumain, ay nagpaalam na ako sa mga ito na aakyat na muna ako sa aking silid. Pagkadating ko sa silid, ay doon ko pinakawalan ang luha ko, na kanina pa nagbabantang tumulo. Buti na lamang, at napigilan ko pa dahil ayoko makita na naman ni Travis na umiiyak ako. Mabilis ko ding denial ang number ni Mildred. Nakailang ring pa ako, ay may sumagot na sa kabilang linya. Girl, ano? Pumayag na ba si Travis? Mildred, aalis tayo ngayon. Puntahan natin ang kumpanyang yun para makapag-apply na tayo. Wika ako dito. Talaga? Sige, anong oras ba tayo aalis? Mamaya mga 11, maliligo pa ako eh. Sunduin mo na lamang ako dito sa bahay. Tawagan mo na lamang ako kung nasa labas ka na, okay? Wika ako dito. Bye, Georgina! Wika nito sa akin, saka ito nawala sa kabilang linya. Kaagad ako naligo at naghanap ng damit na pwede kong isuot. Naisipan ko na lamang na mag-jeans at blouse para mas comfortable ako. Saka ko ito tinernohan ng flat sandals na bumagay naman sa suot ko. Nang matapos ako sa pagbihis at eksaktong alas 9 na, ay tumawag naman si Mildred sa akin. Wait ka lang sa labas ha! Sagot ko dito saka ko ito pinataya ng tawag. Dahan-dahan pa akong bumaba sa hagdanan. Ayokong gumawa ng ingay. Alam kong sa mga oras na iyon ay nasa silid pa si Yaya Suling. Dahil naliligo yun kapag ganitong oras. Medyo nakahinga ako na maluwag nang tuluyan ako nakalabas ng main door. Saka ako nagtungo sa may gate. May bantay doon kaya kailangan kong magkunwaring nagpaalam na ako kay Travis. Ma'am Georgina, di po kayo pwedeng umalis eh. Baka pagalitan kami ni boss. Huwag kayong mag-alala. Sosurpresahin ko nga siya eh, kaya pakiusap. Payagan niyo na ako, okay? Wika ako sa limang taong humarang sa akin. Pero ma'am. Please mga kuya, maniwala kayo. Wala talaga akong gagawing kalokohan. Isosurpresa ko lang talaga sila ng dad ko ngayon. Saad ko pa sa mga ito. Saglit pa nagkatinginan ang mga ito sa kasabay na nagsitanguan at pinalabas ako ng gate. Pero bago pa ako tuluyang nakaalis, ay tinawag ng isang tauhan ni Travis ang pansin ko. Ma'am Georgina, gusto niya po ba na ihatid na naman kayo kina Boss Travis? Wika nito sa akin. Huwag na kuya, ako na hong bahala. Kasabot ko ang kaibigan ko eh para ihatid ako doon. Wika ako sa mga ito. Sige ho ma'am, mag-iingat na lamang ho kayo. Wika na lamang ng limang tauhan ni Travis sa akin. Medyo nakahinga pa ako ng maluwag
nang tuluyang sumara ang gate at mabilis akong sumakay sa kotse ni Mildred na nakaparking sa may di kalayuan ng bahay ni Travis. Nakakainis ka talaga. Ang akala ko di ka na darating. Uwi ka sa akin ni Mildred nang nasa loob na ako ng kotse nito. Sa daan na tayo magkwentuhan, Mildred. Umalis na tayo. Uwi ka ako dito. Oo na, eto na nga oh, agad-agad. Nagmamadali. Inis na uwi ka nito sa akin. Bakit pa kanina ka pa hindi mapakali, ha, Georgina? Ano bang meron? Tanong nito sa akin. Actually, nag-aalala talaga ako. Alam ko sa sarili ko na, alam na ni Yaya Suleng na umalis ako ng bahay. At alam na din ni Travis na umalis ako. Pero bahala na, kailangan ko pa rin umalis. Basta, mamaya na ako mag-e-explain kapag nakauwi na ako. Bulong ko sa akin sarili. Di naman talaga kasi ako nagpaalam na aalis ngayon. Ayaw din naman kasi akong payagan ng lalaking yun. At saka, ginigiit niyo na masamang tao si Ashton. Sila Ashton daw ang may-ari ng kumpanyang yun. Ano? Gulat na tanong nito sa kanito pabiglang hininto ang kotse nito. Saka ako nito binalingan. Problema to, Georgina. I swear. Wika na lamang nito na umiiling-iling. Yaya Suleng's POV. Kanina pa ako naghihintay dito sa komedor dahil kinato ko na si Georgina sa silid nito. Nasa guest room pala ito natulog. Kakatapos lamang ng kasal na mga ito'y nag-away na. Malalim na lamang siyang napabuntong hininga sa naisip. Subalit dumaan pa ang isang oras ay walang Georgina na bumaba at pumasok sa komedor. Nakatapos na akong kumain ay wala pa rin ito. Lagpas alas 12 na ng tanghali. Kaya nagpa siya na lamang akong akyatin at katukin muli si Georgina at baka nakatulog ito kaya hindi nito narinig ang katok ko. Nasa harap na ako ng pinto kung saan natutulog si Georgina. Nakailang katok pa ako at sabay ko pang tinawag ang pangalan nito pero walang sagot galing sa loob. Georgina, iha, kumain ka na ng lunch mo. Baka lumamig pa yung sabaw na niluto ko. Masarap pa naman yun. Wika ako sa labas ng pinto. Pero wala pa rin ako nakuhang sagot, kaya nagpasyon na akong pihitin ang doorknob. Bukas iyon, dahan-dahan na akong pumasok sa loob, pero walang tao sa kama o kahit na sa banyo. Nasaan si Georgina? Mabilis akong bumaba at pumunta sa pool area at umaasang nandun ito, pero walang tao doon. Kaya nagpasyon na din akong pumunta sa may nakabantay sa garahe. Andun nga ang ilang tauhan ni Travis. Kaya nilapitan ko ang mga ito at tinanong. Alan, si Ma'am Georgina niyo ba? Napansin niyo? Tanong ko sa lalaki. Aling Suleng, lumabas po si Ma'am Georgina eh. Sabi po kasi niya, susurpresahin niya si Boss Travis doon sa office niya ngayon. Ayaw nga magpatid sa amin. Nako, patay tayo ngayon kay Travis. Bakit niyo hinayaang makalabas ang asawa niya? Teka nga sandali, tatawagan ko si Travis. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng living room at dinampot ang auditibo at denial ang numero ng alaga ko. Nakailang ring pa ako ay may sumagot na sa kabilang linya at nagpasalamat siyang si Travis iyon. Travis iho, andyan ba si Georgina? Wala po yaya, bakit o? Abay, ang sabi kasi niya, susurpresahin ka daw niya, kaya siya pinalabas ng mga tauhan mo. Uwi ka ako dito. Punyeta, paano ko napapano na yun yaya? Pakisabi sa mga pulpul na yan, nauuwi ako dyan. Nabigla pa ako sa pagtaas ng boses ni Travis. Magsasalita pa sana ako nang mawala na ito sa kabilang linya. Naku, malamang galit na naman yun ngayon. Sana lang, walang gagawing masama si Travis sa mga tauhan niya ngayon. Georgina, iha, umuwi ka na. Bakit pa kasi umalis ka pa? Nag-aalalang bulong ko sa hangin. Wala pa ngang 30 minutos ay nasa bahay na si Travis at kasama nito si Nicandro, ang ama ng babae. Mga inutil! Bakit yung hinayaang makaalis si Georgina? Ano? Saan natin siya hahanapin ngayon ha? Mga walang silbi! Nakita kong galit na wika ni Travis sa mga tauhan nito. Nahintakutan naman ang mga ito. Mabilis akong pumagit na sa mga tauhan nito nang makitang kinakasan ni Travis ang dala nitong baril. Travis, tama na. Wala naman silang kasalanan eh. Napaniwala lamang sila ni Georgina. Kaya nila pinayagan ito. Hintayin na lamang natin ang pag-uwi ng asawa mo. Saka ka na magdesisyon. Uwi ka ako dito. Saglit itong tumingin sa akin
at unti-unting binaba nito ang baril. Umalis kayo sa harapan ko, mga pulpul! Walang silbi! Sigaw ni Travis sa mga tauhan. Mabilis pa sa alas 4 nag-uunahang umalis ang mga ito sa harap ni Travis. Si Nicandro naman ay tahimik lamang na nakikinig sa usapan. Binalingan ko ito at tinanong, Nicandro, saan ba sa tingin mo pumunta yung anak mo? Tanong ko dito. Soledad, di ko alam eh. Kung kasama nito si Mildred na kaibigan niya, eh wala kayong dapat na ipag-alala. Dahil mga bata pa lamang yun ay magkaibigan na sila. Hintayin na lamang natin ang pag-uwi ng anak ko. Saan pa nito? Pwede ko ba siyang tawagan, Dad? Dinig kong tanong ni Travis kay Nicandro. Yeah, sure. Ito ang number niya, iho. Tawagan mo. Mabilis itong binigay ang number kay Travis at saka dinayal ng huli ang number ng asawa nito. Ngunit nagsalubong ang kilay nito nang hindi siguro makontak ang asawa. She's out of reach, Dad. Mukhang sinadya niyang patayin ang cellphone niya. Tiimbagang nasaan ni Travis sa biyanan. Iho, relax ka lang, okay? Uuwi din yon. Kumalma ka lang. Uwi ka ako sa aking alaga. Buti ay nakikinig ito sa akin. Kung hindi, ay baka nakapatay na ito kanina sa sobrang galit nito. Kahit papano, may respeto sa akin si Travis. Lumipas pa ang ilang oras hanggang sa gumabi na. Subalit wala pa rin si Georgina. Hindi na maipinta ang mukha ni Travis sa inis. Kanina pa ito palakad-lakad na parang pusang hindi mapaanak. Yaya, hahanapin na lamang namin si Georgina. Tawagan mo na lamang ako kapag nandito na siya. Wika nito sa akin. Oh, sige iho. Georgina iha, saan ka ba galing? At bakit ginabi ka? Sabay pa kaming napalingon ni Travis nang marinig namin ang boses ni Nicandro. Blanco ang ekspresyon ng mukha ni Georgina nang tumingin kay Travis. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip nito. Iha, where have you been? Kasama ko ho si Mildred, Dad. Nag-apply kami sa Mendoza Clothing Company. Anong sinabi mo? Talagang pinuntahan mo ang Ashton na yon, ha, Georgina? Galit na wika ni Travis sa asawa nito at sa isang iglap lamang ay nahablot kaagad ni Travis ang braso ng asawa nito. Takot naman na bumalatay sa mukha ng babae nang makita ang galit na anyo ni Travis. Travis, iho, tinatakot mo naman ang anak ko. Kausapin mo siya ng mahinahon. Hindi yan ganyan. Sinuway niya ang utos ko. Ang utos ko, Dad! Hindi siguro alam ng anak niyo na bawat boses ko dito sa pamamahay na to ay sinusunod ng mga tao rito. Gusto niya yatang matikman ang kalupitan ko. Galit na wika ng alaga niya sa biyanan nito. I'm sorry. Mahinang wika ni Georgina sa asawa nitong si Travis. Umiiyak na din ito dahil sa takot na rin. I'm sorry. Gusto ko lang na mamatupad ang pangarap ko. Ang maging isang fashion designer. Pasensya na't makulit ako at sakit sa ulo mo. And I'm sorry for being childish. Muling wika nito sa mahinang boses. Unti-unti namang lumuwag ang pagkakahawak ni Travis sa braso ng asawa. Saka kumabilis hinila si Georgina at niyakap ko ito. Shhh, tana iha. Nag-alala lamang kami sa'yo. Pasensya ka na ha. Uwi ka ako dito. Sa pamamagitan ng pagyakap ko, saka ko tiningnan sina Nicandro at Travis na nakatingin lamang din sa amin. I'm sorry, Yaya Suleng. Sorry ho dahil tinakasan ko po kayo. Okay lang yun, iha. Huwag mo nang uulitin yon, ha? Pinag-alala mo kami. Alam mo naman ang estado sa buhay ni Travis, diba? Paano ko malaman ang mga kalaban niya na asawa kanya? Gusto mo bang mapahamak at mag-alala sa'yo ang daddy mo? Tanong ko dito. Umiling naman ito saka umiyak ng umiyak. Niyakap ko na lamang ito ng mahigpit, saka dinala sa komidor para painumin ko ng tubig. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang galit ni Travis sa akin. Para na itong kakainin ako ng buhay. At higit sa lahat, masakit din ang pagkakahawak nito sa braso ko na bahagyang dumiin. Namumula na ito ng tingnan ko. At doon ko lamang nasaksihan kanina na kahit daddy ko ay hindi kayang pigilan ang galit ng asawa ko kanina. Buti kumalma ito ng sawayin ito ni Yaya Suleng. Kahit papano, ay nakahinga ako ng maluwag. Kasalanan ko naman eh, kaya nagalit iyon sa akin. Ginawa ko pa rin kasi ang alam kong ikakagalit nito. Paano pala ko matanggap ako sa trabaho at tawagan ng kumpanyang iyon? Ano kayang gagawin ko? Baka mapatay ako ni Travis kapag nagkataon. Ano bang kailangan kong gawin para mapapayag ko ito sa gusto ko?
Hindi talaga ako mapakali kahit gabi na. Alam kong halos tulog na ang lahat ng tao sa loob ng mansyon na to. Kaya nagpasya akong bumaba sa hagdanan at nagtungo sa pool area na nakaroba lamang. Manipis kasi ang pantulog ko at pinatungan ko na lamang ito ng roba. Buong akala ko ay ako lamang mag-isa doon. Pero narinig ko ang boses ni Travis. May kausap ito sa telepono. Parang galit ito base sa narinig kong mga kataga. "I'm warning you. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo oras na lumapit ka pa sa asawa ko." Dinig kong wika ni Travis sa kausap. Saglit nitong pinakinggan ang kausap sa kabilang linya. Saka ito galit na halos sumigaw. "She's my wife. At lahat ng sasabihin ko sa kanya ay gagawin niya. And I'm warning you again. Huwag mong susubukan, Ashton. Dahil hindi mo pa alam kung anong kaya kong gawin. I'll swear, kapag nalaman kong lumapit ka pa sa asawa ko, papatayin kita. Katulad ng pagpatay ko sa mga magulang mong traidor." Dumadagungdong ang malakas nitong boses sa buong pool area. Mas lalo ako nanginig sa takot sa narinig. Si Ashton nga ang kausap nito sa kabilang linya. At si Travis ang pumatay sa mga magulang ni Ashton. Akma na sana akong babalik sa aking silid nang masagi ko ang isang upuan. Kaya nakalikha iyon ang ingay na nagpakaba sa akin nang marinig ko ang pagkasan nito ng baril. Mabilis akong umikot at tinignan si Travis kahit pa madilim ang bahaging iyon. "Who are you? Bakit nakikinig ka sa usapan?" Travis, it's me, Georgina. Sorry, hindi ko sinasadya makinig sa usapan niyo. Akala ko kasi walang tao dito. Hintakot kong saan dito kahit pautal na iyon. "Bakit ka nandito? Are you trying to escape me again? Ha, Georgina? Don't ever think na gawin ulit yung ginawa mo kanina. Dahil hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko kapag nagalit ako. Kaya pakiusap. Sundin mo ang lahat kong sasabihin." Yeah, I'm sorry. Pero ayaw mo ba talagang matupad ko malang ang pangarap ko, ha, Travis? Di naman sa ayaw ko, pero iniisip ko ang kapakanan mo. Katulad ngayon, alam na pala ni Ashton na asawa kita na hindi ko gustong malaman niya. Pinagbantaan niya pa akong gagawin niya lahat. Maagaw ka lang niya sa akin. "And you think I'm scared of him? No way! Hindi pa pinapanganak ang katatakutan ko. I have everything. Isang piti ko lang. Patay na siya oras na lapitan ka niya." Bantang wika nito sa akin na alam kung totoo naman iyon. "Ashton is my long-time suitor. Pero never ko siyang nagustuhan. Dahil wala naman sa plano ko ang pakikipag-boyfriend noon. At palagi namang sinasabi sa akin ng daddy ko noon na kailangan kong iwasan si Ashton. Pero wala namang sinasabi si daddy kung ano yung dahilan niya. Hanggang sa nagkulahiyo ko. And to my surprise, naging schoolmate ko din ang lalaki. Hindi ko alam kung sinusundan niya ba ako. Or obsessed lang siya sa akin. Pero kahit papano nakalala ko siya. Pero never ko siyang naging boyfriend o kahit close friend man lang. Ayoko kasi siyang bigyan ng pag-asa." "Kung ganon, prove to me na hindi ka na makikipagkita sa lalaking yun. At kung gusto mo talaga magkaroon ng sariling karir, I wanna help you. Hahanapan kita ng magaling na kumpanya. Basta sundin mo lamang lahat ng gusto ko." Sa narinig ay medyo nabuhayan ako ng loob. Kahit papano ay ibibigay nito ang hiling ko. Okay na din yun. Ayoko na rin gumawa ng hakbang na alam kong ikakapahamak ng lahat, lalo na ang dad ko. "Thank you, Travis. Sana nga ay makahanap ka." "Anyway, totoo bang kasama mo kanina si Mildred?" Tanong nito sa akin. "Oo, totoo yun. Kasama ko nga siya. Actually, katulad ko'y fashion designer din ang pangarap niya. Kaya sobrang excited kami kanina. At hindi ko na inisip pang magagalit kayo sa akin." Nakatungo ako habang nagsasalita. Sinasabi ko ay naalala ko si Yaya Suleng. Nahihiya ako sa matanda. "Okay, kung totoo yan, mas okay na kayong dalawa ni Mildred ang magkasama sa isang kumpanya para hindi ka maboard as soon as possible. Meron ka ng trabaho." Saad pa nito sa akin. "Thank you talaga, Travis." Ang namutawi sa bibig ko ng mga oras na iyon. "Sige na, bumalik ka na sa silid mo. Malamig dito sa labas." Sige. "Good night, Georgina." Anas nitong wika sa akin. Sa silid ko ay pabiling-biling ako. Hindi pa rin ako makatulog. Kaya naisipan kong tawagan si Mildred kahit gabing gabi na. Alam kong maiistorbo ko na ito pero wala talaga akong magawa. Nakadalawang dial pa ako ng number ng kaibigan ko ay pasinghal itong sumagot sa kabilang linya. "Ano ba, Georgina? Nabubulabog ka ba ng tulog? Diyos ko naman,
Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Galit siya sa akin, Mildred. Ano? What do you mean? Parang kumalma naman ito sa narinig galing sa akin. Muntik niya na akong saktan kanina, Mildred. Buti na lang andun ang daddy ko at si Yaya Suleng. Kung hindi, baka nasaktan na niya ako. Ano? Kumusta ka na? At tuluyan ang nawala ang inis nito sa akin. Okay na ako. At tama nga ang hinala natin. Magpinsan nga sila ni Ashton. What a small world, diba? Pero mortal silang magkaaway. Talaga? Totoo ba yan, friend? So, anong ginawa niya sa'yo? Buti tumawag ka sa akin kahit this oras na ng gabi, bruha. Wika pa nito. Hindi kasi ako makatulog eh. Nanginginig talaga ako sa takot kanina. Halos kainin niya ako ng buhay sa sobrang galit niya sa akin. Buti na nga lang. At kumalma siya nang sumabad na sa usapan si Yaya Suleng sa amin. Kasi kung hindi, baka napatay niya na ako ngayon. Or worst, baka puro pa sana ako ngayon. Diyos ko naman, nakakatakot naman yung asawa mo, Georgina. Hiwalayan mo na kaya. Wika pa nito sa akin. Do you think kaya kong gawin yan? Alam mo naman ang rason, diba? Saka lalo na't marami na akong alam tungkol sa kanya. Baka isipin niya na isusuplong ko siya sa mga pulis. Eh baka mapatay niya pa ako. Naku, kawawa ka naman, Georgina. Sigurado ka bang okay ka lang? Yeah, I'm fine. Huwag mo na akong alalahanin pa. Anyway, bumalik ka na sa pagtulog mo. Matutulog na din ako. Sige, Georgina, mabuti pa nga. Bye, balitaan mo na lang ako bukas, ha? Oo, sige. Saad ko na lamang dito, saka ko ito binabaan ng tawag. Ashton POV. Rusty, puntan mo ako dito sa bahay ngayon. May pag-uusapan tayo. May bago tayong plano. Saad ko sa kanang kamay ko nang tawagan ko ito. Sige ho, boss, masusunod. Pupunta ho ako dyan. Wika naman ito saka ito magalang na nagpaalam sa akin. What a surprise. Kaya pala ayaw sa akin ni Georgina dahil si Travis ang gusto niya at magpakasal pa ang mga ito. Doble ang sakit na dinanas ko ngayon. Pinatay na nga ng traitor kong pinsan ng magulang ko. Kinuha pa nitong babae matagal ko nang minamahal. Pero di na bale. Lahat gagawin ko maagaw ko lamang si Georgina sa pinsan kong yon. Dahil ako ang mas higit na nababagay sa babaeng yon. Ako lang. You are mine soon, Georgina. At walang magagawa ron ng asawa mong gago. Hindi naman nagtagal ay dumating si Rusty, ang kanang kamay ko. Magandang hapon ho, boss. Ano ang pag-uusapan natin? Bungad nitong tanong sa akin na magkaharap na kami. Alam mo ba na may asawa na pala si Travis Mondragon? Wika ako dito. Talaga, boss? Kailan ho siya nagpakasal? Gulat nitong tanong sa akin. Yan ang hindi ko alam. Base sa nakita akong resume sa asawa niya. Kasal na sila. Dahil gamit na ng babaeng yun ang apelyedo Mondragon. Hindi na yun nakakapagtaka. Dahil lahat naman nagagawa ng hayop na Travis na yun. Kayang-kaya niyang bayaran ng pera ang lahat. Para walang makaalam sa mga ginagawa nito. Pero sorry siya. Alam ko nang siyang pumatay sa mga magulang ko. Umamin din siya sa akin nang tinawagan niya ako kagabi. Nagalit pa nga siya sa akin at nagbanta sa akin eh. Bakit ayaw niyo pong isuplong siya sa mga police boss? Kung siya naman palang pumatay sa parents niyo. Bobo ka ba? Do you think gagawin ko yun? Eh di mauungkat na isa din kaming mafia. Hindi sa ganun para ng gusto ko sa taong yun, Rusty. Kundi kamatayan. Yun ang kapalit nito sa pagpatay niya sa magulang ko. Tiimbagan kong wika. Pero ho, boss, mahirap hong kalaban si Travis Mondragon. Alam niyo ho yan. Lalo pa't mautak ito. Hindi mo siya basta-basta mapapatumba, boss. Oo, alam ko yan. Wala ka bang bilib sa akin? Kung hindi ko siya kayang patumbahin, doon tayo sa asawa niya. Total kilala ko naman ang asawa nito. Mas may tiwala yun sa akin kaysa sa sarili niyang asawa. Kwento ko pa dito. Sino ba siya, boss? Kilala ko ba siya? Tanong pa nito. Oo, Rusty. Kilala mo siya. She's my long time crush at matagal ko ng mahal. Ang kaso, inagaw siya sa akin ni Travis. Si Miss Georgina Avancena po ba, sir? Tanong nito sa akin. Oo, siya nga, Rusty. Kung ganun ho, boss, hindi ko kayo mahihirapan maging close sa babaeng yun. Dahil kilala ka niya, makakausap mo rin siya. Hindi ko lang siya makakausap, Rusty. Kundi makakasama ko pa siya sa kumpanya ko. Dahil tatawagan yun ng secretary ko bukas upang mag-start. Actually, nag-apply siya ng trabaho. Kaya nakita ko yung resume niya that she's already married to the man I hate all my life.
sisirain ko si Travis sa mata ng asawa niya, Rusty. At doon pa lang, alam kong panalo na ako. Ngiting aso kong saad. Kung ganun, boss, kailan ho yung plano? Pangyayari yun bukas. Tatawagan ng secretary si Georgina para ipaalam na tanggap na silang dalawa ng kaibigan niya. Sige ho, boss. Sabihin niyo lamang ho kung anong gagawin ko. Walang problema, Rusty. Sige na, alis na muna tayo. Sa kumpanya tayo dumiretso. Para masabihan din ng secretary ko yung dalawa at sabihing tanggap na sila. Hindi nga naglipat sandali na makarating kami sa kumpanya namin at maraming bumati sa akin. Pero tango lamang ang binigay ko sa mga ito. Dumiretso akong sumakay sa elevator para magtungo sa opisina ko. Kasama ko pa rin si Rusty. Actually, itong kumpanyang ito ay galing naman talaga ito sa magulang ni Travis. 29 years ago, nang mamatay ang magulang nito, sila mami at daddy ko ang namahala ng iilang negosyo ng mga Mondragon. Matanda lang kasi si Travis ng 3 taon. 32 years old na ako at si Travis naman ay 35 at kakagraduate ko lamang nitong taon. Kung maitatanong niyo kung bakit, umabot pa ako ng 32 years old bago graduate. Yun ay dahil bulakbol naman talaga ako. Minsan, sa isang linggo lang ako pumapasok sa eskwelahan noon. Kaya ayon, parati akong steady sa high school niyon. Nagbago lamang ang lahat na makilala ko sa Georgina. Naging inspirasyon ko to sa pag-aaral dahil sa narinig kong mga pangarap nito. Na-inlove talaga ako dito at sinubukan kong ligawan ito. Pero walang nangyari dahil ang sabi nito ay priority nitong pag-aaral at hindi ang pakikipagrelasyon. At naiintindihan ko naman iyon. Ilang taon ko niligawan si Georgina pero bokya pa rin ako dito. Hanggang sa nagkolehiyo na kami. At nang malaman kong doon nag-aaral si Georgina sa St. Joseph Academy, ay hindi ako nagdalawang isip na doon din mag-aral. Pinayagan naman ako ng mommy at daddy ko. At least ay tumino na daw ako at mas iniisip ko na ang magiging future ko. Hanggang sa nanakawan ko ng halik sa pisngi si Georgina. Nagalit ito sa akin at pinagbawalan na ako nitong lumalapit-lapit dito. Nasaktan ako, aaminin ko iyon. Pero iniisip ko din na nagkamali talaga ako. Hindi ko lang talaga mapigilan ng mga oras na iyon ng sarili ko na mahalikan ito kahit sa pisngi man lang. Palagi ko nga tinatanong sa sarili ko kung ano ang kulang sa akin. Gwapo naman ako, mayaman, at higit sa lahat, maraming babaeng naghahabol sa akin. My women will come and go. Isang piti ko lamang, andyan na kaagad ang babae. Pero dito ako kay Georgina mas nakafocus. Iba kasi ang kagandahan nito. Yung hindi na kailangan ng kolorete sa mukha para masabing maganda na siya. Her innocent face. Those kissable lips na kay sarap halikan. Pero siguro, hanggang pangarap na lamang iyon. Boss, andito na ho tayo. Untag na wika ni Rusty sa akin na nagpabalik sa katinuan ko. Sobrang haba na pala ng nilakbay ng isip ko, kaya hindi ko napansin na nasa 15th floor na pala ako. Tahimik akong lumabas ng elevator kasunod si Rusty. Andun nga ang secretary ko. Miss Aragon, sumunod ka sa akin sa office ko ngayon. Sabi ko dito. Sige ho, sir. Saan pa nito? Sabay pa kami pumasok na tatlo sa loob ng office ko. Saka ko tiningnan ang secretary ko. Tawagan mo si Georgina Avancena Mondragon at si Mildred Saison. Pakasabi na tanggap na sila sa kumpanya. As soon as possible, dapat andito na sila. Sabi ko sa secretary ko. Masusunod ho, sir. Wala na po ba kayong ipag-uuto, sir? Tanong nito sa akin. Wala na, Miss Mondragon. Bumalik ka na sa pwesto mo. Wika ko dito. Yes, sir. Saka ito magalang na lumabas ng opisina. Binalingan ko si Rusty. Okay na ako dito, Rusty. Tatawagan na lamang kita kapag may iuutos ako sa'yo. Wika ako dito. Sige ho, boss. Bababa na ho ako. Saad naman ito. Sige, iwanan mo na ako. May tatapusin pa akong mga papeles. Sabi ko at saka naman ako nito iniwan. Medyo tinanghali na ako ng gising, kaya ramdam ko ng pagkalam ng aking sikmura. Mabilis akong bumangon at dumiretso sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Saka ako nagpalit ng simpleng short at t-shirt na oversize. Mahilig kasi ako sa ganitong damit kapag nasa bahay lamang ako. Mas komportable kasi ako sa ganitong suot. Saka ako basta na lamang itinali ang aking buhok. Nang masilayan ang aking itsura sa salamin
ay agad na akong bumaba. Sa hagdanan pa lamang ay naririnig ko na ang boses ng ibang tao. Boses ng isang babae ang nagsasalita sa baba, kaya alam kong hindi ko ito kilala. Dahil curious ako kung sino ito, ay nagsimula na nga akong pumanaog sa hagdanan. Nakita ko may kasamang sexing babae si Travis. Napataas ang kilay ko nang mapansin kong sinulyapan ako ng babaeng iyon. Travis? Darling! Sino ba siya? Dinig kong tanong ng babae sa asawa ko. Hinintay kong sumagot ang lalaki na ipakilala ko nito. And to my surprise, pinakilala nga ako nito. Darling, this is Georgina, my wife. Wika nito. What? She's your wife? Niloloko mo ba ako, Travis? Dinala-dala mo ako dito para ipakita at ipakilala sa akin ang asawa mo? Are you crazy? Galit itong wika kay Travis. Wala naman kasi kaming pakialaman dito, darling. Kaya okay lang sa kanya na nandito ka. Wika nito sa babae. No! Aalis na ako. Don't try to leave this house. Lahat ng pumupunta dito ng mga babae hindi na nakakauwing buhay. Malamig na wika nito sa babae. No, Travis! Wala naman akong gagawin na hindi mo gusto eh. Allow me to leave this house. And I promise, I won't say anything about you. Wika pa nito sa asawa ko na nagmamakaawa na. I'm sorry, darling, but I don't trust you. So pasensyahan na tayo. Saad pa nito? Medyo naawa ako sa babae nang tingnan ako nito na parang nagpapasak lolo. Umiiyak na din ito. Kaya hindi na ako nakatiis na hindi sumabad sa usapan. Travis, hayaan mo na siyang umalis. Gayong pinapangako naman niyang wala siyang sasabihin na ititikom niya ang kanyang bibig. Do you think I'm stupid? Ganun lang yun? Kaya nga namatay ang mami at daddy ko, diba? Dahil sa sobrang tiwala nila sa ibang tao. Kapatid pa ng daddy ko yun, Georgina. Mahirap magbigay ng tiwala sa isang taong alam mong minsan ang nag-traidor sa'yo. Wika nito sa akin sa kanito binalingan ang babae. Namutla naman kaagad ito. What do you mean, Travis? Nalaman ko sa mga tao kung tinatraidor ako ng babaeng ito. Kaya ito lumalapit-lapit sa akin. Don't try to lie to me, darling. Dahil may video kung kasama mo si Ashton. Alam mo bang kahit ngayon ay kayang-kaya kitang patayin? No, please, Travis. Hawak din ako sa leeg ni Ashton. Ayoko naman sanang gawin to sa iyo eh. Ang kaso, papatayin din ako ni Ashton. Umiiyak na wika ng babae sa aking asawa. Gusto ko sanang maawa dito pero paano ko gagawin yun kung nag-traidor ito? My God, lahat talaga ay gagawin ni Ashton para mapabagsak si Travis. Ganun na ba talaga katindi ang galit ni Ashton kay Travis? Napasinghap ako ng malakas nang kalabitin ni Travis ang gatilyo ng baril. Sa kanito itinutok sa ulo ng babae at walang salitang binaril ito sa harap ko. Alan, nursing, ligpit niyo ang bangkay. Tawag ni Travis sa mga tauhan nito habang ako ay nanginginig sa takot ng mga oras na iyon. Anong klaseng tao ba itong pinakasalan ko? Kaya nitong kumitil ng buhay na walang kahirap-hirap. Huwag kang matakot, kaya ko lang siya pinatay dahil hindi na pwedeng magtagal ang babaeng yan dito. Lalo pat marami na siyang alam tungkol sa mga organisasyon ko. Sabi nito sa akin na makita ko nitong namumutla at nanginginig sa takot. Pangako ko sa'yo, di ko yan sa'yo gagawin. Basta sumunod ka lamang sa mga utos ko, Georgina. Wala tayong problema. By the way, saan ka pupunta? Gusto ko sanang kumain pero ayoko na pala. Let's go, I'll join you. Gusto ko pa sanang tumanggi pero hinawakan na ako nito sa siko. Saka wala na akong nagawa kundi magpatianod na lamang dito. Ayoko magalit ito. Natatakot na ako sa asawa ko. Pero aaminin ko sa aking sarili na kanina ay nagseselos ako na makitang may ibang babaeng kasama si Travis. Mahal ko na ba ito? Paano kung mahal ko na ang lalaki? Kaya ba ako nitong mahalin? Yaya Suleng, kakain ho kami ni Georgina. Dinig kong tawag ni Travis kay Yaya Suleng na nagpabalik sa kaisipan ko. Alam kong wala na doon sa living room ang bangkay ng babaeng iyon. Pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin talaga ako. Bagay na napansin ng lalaki sa akin. Hey, okay ka lang ba? Tanong nito sa akin pagkatapos na namin kumain. Ha? Ah, oo, okay lang ako. Huwag kang matakot, wala akong gagawin masama sa'yo. Pinapangako ko yan. Asawa kita kaya wala akong gagawin sa'yo. Mahinang wika nito sa akin. Are you going upstairs? Yeah,
Mahinang sagot ko naman. Sige, akyat ka na. Mamaya magbihis ka. May dinner tayo sa pool area. Marahang sabi nito. Nagtaka man ay tinanguan ko na lamang ito, saka ako umakyat sa aking silid. Kakapasok ko pa lamang na magring ang cellphone ko. Kaagad kong sinagot iyon. Yes, hello? Sagot ko sa kabilang linya. Is this Georgina Avanzana Mondragon? Tanong nito sa akin. Yeah, speaking. Who's in the line, please? I'm Secretary Argon from Mendoza Clothing Company. Gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo, natanggap na ho kayo. As soon as possible po, pwede na kayong mag-start dito. Saad pa nito sa akin. Matagal akong hindi nakasagot. Matagal ko nang pinangarap na makapagtrabaho. Pero alam ko din sa sarili kong hindi ako papayagan ni Travis. Ma'am, are you there? Untag nitong tanong sa akin. Yeah, I'm still here. Wika ko din dito. Pwede na ho kayong mag-start ASAP. Sabi pa nito. Sige, salamat. Mahinang sabi ko sa kabinaba ang tawag. Alam ko din sa akin sarili na patibong lamang itong lahat ni Ashton, kaya hindi na ako magtatrabaho doon. Hihintayin ko na lamang ang pangako sa akin ni Travis, at alam kong tuto pa rin ito ang pangako nito sa akin, at umaasa ako doon. Dinayal ko rin ang number ng kaibigan ko. Mabilis din itong sumagot sa tawag ko. Yes, Georgina? Sagot nito sa tawag. Tumawag niya sa akin ang Mendoza Clothing Company, Mildred, at tanggap na daw tayo. Wika ako dito. Kaya nga eh, naunahan mo lang ako sa pagtawag. Ano bang plano mo ngayon? Tanong nito. Ayoko na lang magtrabaho, Mildred. Ayoko magalit sa akin si Travis eh. Kakaiba pa naman siya kapag nagagalit. Kaya ikaw na, ayoko rin no. Dahil pakiramdam ko, baka may gagawin sa ating masama si Ashton. Paano pala kung tama lahat ng bintang natin sa kanya? Baka masali pa tayo sa gulo. Yan din nga ang iniisip ko, Mildred eh. Kaya hihintayin ko na lamang ang pangako ni Travis sa akin. Nahahanapan niya ako ng magandang kumpanya. Well, that's good. Sana masali ako dyan na. O sige na, salamat sa tawag mo. Wika naman ito sa akin. Oo naman, sige na, bye. Agad naman itong nagbaba ng tawag sa akin. Georgina Iha, pwede ba akong pumasok? Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Yaya Suleng sa labas ng pinto. Pasado alas 7 na kasi ng gabi, pero hindi pa rin ako nakaisip ng maisusuot ko. Nag-aya kasi si Travis na mag-dinner kami sa may pool area. Nagtaka naman ako sa biglang pag-imbita nito. Pumayag na lamang ako dahil baka magalit pa ito sa akin. Sa ilang linggo kong kasama ito, ay unti-unti ko na itong nakikilala. Mabilis mag-init ang ulo nito, lalo na kapag may hindi ito nagustuhan. Nakakatakot ang bawat titig nito, na para bang inaarok ang pinakatatago niyang pagkatao. Napagpasyahan ko na lamang na sundin na lamang ang mga utos nito para hindi na kami magkagulo pa. Iniiwasan ko din magalit ito sa dad ko. Pasok ko kayo, Yaya. Sagot ko naman sa taong nasa labas ng pinto. Dahan-dahan ngang bumukas ang pinto ng silid ko. Oh, Iha, bakit hindi ka pa nakabihis? Sabi ko naman sa'yo, diba? Magbihis ka na. Ayaw ni Travis nang pinaghihintay siya, Iha. Naku, pasensya na ho, Yaya. Ang totoo kasi niyan, wala pa rin po talaga ako makitang maaari kong isuot eh. At saka, bakit po gusto niyang nakadress ako, Yaya? Parang date nyo na yun, Iha. Ayaw mo ba? At saka, pasensya ka na rin ha. Sa ngayon kasi, yun lang muna ang magagawa niya. Dahil ayaw niyang maging mainit ka sa mga mata ng kalaban niya, Iha. Kaya sana ay maintindihan mo na lamang siya. Ano pa nga bang ginagawa ko? Hindi ba't sinusunod ko naman ito, diba? Wika akong bulong sa aking sarili. Opo, Yaya. Saad ko dito? Sige na, pumili ka na dyan. Saka huwag kang mag-alala, Iha. Lahat ng kulay ng damit ay bagay sa'yo dahil maputi ka naman. Talaga ho, Yaya? Oo, kaya sige na. Pumili ka na dyan at sasabihin ko kay Travis na hintayin ka na lamang doon sa may pool. Nakahanda ng pagkain niyo, Iha. Enjoy your date, Iha. Yaya, ano pong sinasabi niyong date? Dinner lang naman ho yun eh, at saka hindi ho yun date, Yaya. Kung hindi date yun, eh bakit may pa-flowers pa? Naku, kahit matanda na ako, kinikilig pa rin ako sa inyong mga bata kayo. Sabi nitong nakangiti. Si Yaya talaga, sige na nga po, magbibihis na ho ako.
Salamat, Huya. Sige, Iha. Bumaba ka na kaagad para hindi na mainip ang asawa mo. Oh, Yaya. Sabi ko na lamang, saka ito nagpaalam sa akin at iniwan ako. Napili kong suotin ang navy blue na dress ko na hanggang tuhod iyon. Saka ko ito tinernohan ng flat sandals at naglagay na din ako ng konting pabango. At nang masiyahan ako sa itsura ko sa harap ng salamin ay napangiti pa ako. Saka ako dahan-dahan bumaba sa hagdanan at dumiretso na ako sa may pool area. Andun na nga si Travis, nakatalikod ito sa akin at nakapamulsa. Mabilis ko ding sinulyapan ang table namin na puno ng pagkain. Saka ang tulips na bulaklak na paborito ko. Bakit kaya nalaman itong paborito ko ang tulips? Travis? Utal kong tawag dito saka ako bumuntong hininga. Dahan-dahan naman itong humarap sa akin. Saka ako nito nilapitan at hinawakan sa siko para alalayang umupo. You look lovely tonight, Georgina. Anas na itong wika sa akin sa punong tenga ko nang tuluyan na ako makaupo sa upuan na iyon. Thank you. Nauutal pa rin akong sumagot. Bakit pa kailangan ko pang mautal? Masyado yatang halatang kinakabahan ako. Piping bulong ko sa aking sarili. Okay ka lang ba? Nanlalamig ka eh. Wika nito sa akin. Yeah, I'm fine. Wika ako naman dito. Lika na, kumain na tayo. Aya naman ito sa akin. Saka ako tahimik na tumango dito at nagsimula na din kaming kumain. Ilang minuto ang dumaan na magsalita ito. Patapos na din kami sa pagdi-dinner. Georgina, alam po nagtataka ka kung bakit andito tayo ngayon magkasabay kumain. Gusto ko kasing sabihin sa'yo na I'm sorry. I'm sorry sa mga nakita mo kanina. Nakita mo tuloy ang kalupitan ko at gusto ko rin sabihin sa'yo na gusto ko ng seryosohin itong marriage natin at may aaminin din ako sa'yo. Unti-unti ka na ding nakapasok sa puso ko, Georgina. Mahal na kita. Wika nito sa akin. Nagulat ako sa revelasyong iyon. Ilang beses pa ako napakurap dahil baka nananaginip lamang ako. Pero kahit ilang beses pa akong kumurap ng kumurap, nasa harapan ko nga si Travis at nakatitig sa akin. Naghihintay ng aking sagot. Travis, bakit mo sinasabi to sa akin ngayon? Takang tanong ko. Dahil yun ang nilalaman ng puso ko, Georgina. Sa maniwala ka't sa hindi. Nagseselos ako kapag iniisip ko na mas naging magkakilala kayo ni Ashton kesa sa akin. Naniligawan ka niya noon. Pero maswerte pa rin ako dahil hindi naging kayo. Wika nito sa akin. Ngayon, gusto kitang tanungin. May pag-asa ba ako dyan sa puso mo? Diretsyang tanong nito. Matagal akong hindi nakasagot. Oo, aaminin ko sa aking sarili na kahit sa kabila ng nakikita akong ugaling meron si Travis, ay naiintindihan ko ito at unti-unti na din ako nagkakagusto dito. Kung ang gusto nito ay seryosohin ang marriage namin, bakit naman ako uhaayaw? Ay nakuha na nga ako nito, diba? Wala namang masamang sumubok na mahalin ko din ito. Bulong ko sa aking sarili. Oo, at aaminin ko ding mahal na din kita, Travis. Wika ako dito. Totoo ba yan, Georgina? Mahal mo ako sa kabila ng kalupitan ko? Tanong nito. Oo, Travis. At naiintindihan kita. Saad ko naman. Kung ganun, okay na tayo? Babalik ka na ulit sa silid natin? Masayang bulalas nito sa akin. Nakangiting tumango-tango naman ako. Mabilis itong tumayo at siya nga tumabi ng upo sa akin at walang pasabing, sinakop nito ang labi ko. Gumanti naman ako ng halik dito. Tumagal ang halika namin ni Travis hanggang sa naramdaman ko na lamang ang pagdampi ng panggabing hangin sa nakalantad kong dibdib. Naibaba na pala nitong strap ng bra ko at malaya nitong sinasamba ang dalawang bundok ko. At sa maliit na cottage sa may pool area ay paulit-ulit akong inangkin doon ni Travis. Ungol at daing namin at ang tibok ng mga puso namin na mga sandaling iyon ang parang naririnig ko. Nang matapos ang mainit na sandali na iyon ay sabay na kaming umakyat ng silid namin. At doon ay pinagsaluhan na naman namin ang ritmo ng pag-ibig. Masakit ang katawan ko na magising ako kinaumagahan. Wala na si Travis sa tabi ko, pero may iniwan itong note sa side table nito. Hi babe, sorry kung hindi na kita mahintay sa pagising mo. May emergency akong tawag galing sa organisasyon. Alam ko kasing pinagod kita ng husto eh.
Kaya magpahinga ka na lang muna dyan, okay? Ingat ka palagi. I love you. Babalik ako kaagad. Iyon ang nakasaad sa maliit na papel. Napangiti pa ako sa nabasa ko doon. Mahal daw ako nito. Mahal din kita, Travis. Piping bulong ko sa hangin, saka ko niyakap ng mahigpit ang una nito at hinalik-halikan ko pa. Lumipas ang dalawang buwan namin pagsasama ni Travis at masasabi kong naging maayos nga kami. At lalong naging masaya ko nang malaman kong pwede na ako magtrabaho sa kumpanyang kakilala ni Travis. Sa susunod na linggo daw, ay pwede na ako mag-start. Sobrang saya ko noon nang malaman kong balitang iyon. Pakiramdam ko ay malaya na ako muli para abutin ang aking pangarap. Pababa na ako ng hagdanan nang marinig ko ang boses ng dad ko at ang boses ng Yaya Rosa ko. Ilang buwan ko din itong hindi nakita, kaya excited akong bumaba at dumiretso sa komedor. Andun nga ang daddy at Yaya Rosa ko. Kasama nito si Yaya Suleng at Travis. Nag-uusap ang mga ito. Yaya Rosa! Buti naman na napasyal kayo rito. Masayang wika ako sa matanda. Oo naman, iha. Talagang kinulit ko si Nicandro dahil namimiss na kita eh. Hindi mo naman kasi ako namiss yata o sadyang. Busy ka lang dahil may asawa ka na ngayon. Saan din to sa akin? Saka ako nito niyakap ng mahigpit. Pagkatapos kong yumakap sa matanda, ay nilapitan ko din si dad para humalik sa pisngi nito. Saka na din ako tumabi kay Travis. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Kumain na tayo. Wika ni Travis sa aming lahat. Sabay na nga kami nagkainan. Masasarap ang pagkaing nasa harapan ko. Sobra ako natakam. Paborito ko sana ang buttered shrimp. Kaso ngayon, nang malasahan ko na ang maraming bawang, mabilis akong tumayo at nagtungo sa lababo para sumuka. Babe, okay ka lang ba? Masama bang tiyan mo? Tanong nito sa akin. At saka ko lamang napansin na pareho nang nasa likuran ko ang apat. Ewan ko ba, gusto ko sanang kainin yung shrimp pero bigla ko nasuka eh. Pero bakit naman, iha? Hindi ba't paborito mo yon? Gusto mo pa nga yung maraming bawang, diba? Takang saad ni Yaya Rosa sa akin. Ewan ko ho, Yaya. Nagtataka nga po ako eh. Nasukuhaw ako nung nakain ko yung shrimp na may bawang. Wika ako dito. Halika na muna, iha. Doon na muna tayo sa living room. No, Dad. Kumain na ho muna kayo rito. Aakyat lang ho ako para magpahinga. Baka nga ho sumama talaga yung tiyan ko. Sigurado ka ba, iha? Oho, Dad. Okay lang ho ako. Wika ako naman. Dad. Yaya Suleng. Yaya Rosa. Ako na ho ang maghahatid kay Georgina sa silid namin para ho malalayan ko po siya. Wika ng asawa ko sa mga matanda. Sige, iho. Lulutuin na lamang namin ni Rosa ang paborito ni Georgina, yung walang bawang. Baka nga sumama ang tiyan niya. Saan pa ni Yaya Suleng kay Travis? Sige ho, Yaya. Kayo na ho ang bahala. Dad, maiwan na ho namin kayo. Wika nito sa dad ko. Sige, iho. Sagot naman ng daddy ko. Nasa silid na nga kami nang bigla ako nahilo. Sumakit yung ulo ko na parang masusuka na naman akong muli. Babe, nasusuka na naman ako eh. Tapos, nahihilo ako. Tatawag na ako ng doktor para may tumingin sa'yo. Wika nito sa nag-aalalang boses. Sasagot pa sana ako nang muli na naman ako nagsuka. Pakiramdam ko ay mauubusan na ako ng laway sa kakasuka na wala namang nailalabas. Ilang minuto pa kami sa bathroom nang humupa ng pagsusuka ko. Saka ako naghilamos. At inalalayan ako nitong makalabas sa banyo saka pinaupo sa kama. Matapos nga nitong tawagan ang doktor ay kinausap ako ni Travis. Ano nang pakaramdam mo? Tanong nito sa akin sa nag-aalalang boses. Hindi ako nagsisinungaling pero I'm not feeling well. Nahihilo pa rin ako. Saad ko pa dito? Magpahinga ka na muna para pagdating ni doktora matingnan ka na kaagad. Tumangutang naman ako dito. Siguro. Mga 30 minutes ang nakalipas nang dumating ang doktor. Saka ako nito sinuri. Kinuha na ng blood pressure, saka pinakinggan ang heartbeat ko. Maya-maya pa'y may nilabas itong maliit na bagay na rectangle. Alam kong pregnancy test iyon. Eto, iha, mag-pregnancy test ka kung tama bang hinala ko. Saan ng doktor sa akin? Nagkatinginan kami ni Travis, saka ako nito tinanguan. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng banyo, saka ko binasa ang description kung paano gamitin yon.
Sinunod ko lahat ng mga nakasaad doon. Saka ko nilagyan ng ihi ang maliit na butas sa pregnancy test. Ang sabi sa direction, kapag nag 2 lines, it means ay positive at buntis ako. Pero kapag 1 line lang, ay negative. Pero nang makita ko ang resulta ng pregnancy test, ay bigla ako nanginig. 2 lines, it means buntis ako. Saka ko lamang naalala na magdadalawang buwan na pala kung hindi dinadatnan. Akala ko wala lamang yun. Babe, okay ka lang? Gusto mo bang tulungan kita? Hindi na babe, palabas na rin ako. Wika ako dito saka ko pinihit ang seradora ng pinto. Lumabas na ako at binigay ko sa doktor ang pregnancy test. Saka itong umiti na makita ang resulta. Congratulations Mrs. Mondragon, Mr. Mondragon. Buntis nga talaga ang asawa mo. Bukas na bukas din, pumunta kayo sa kliniko para sa unang check-up niya. Saan pa nito sa amin? Talaga dok, buntis ang asawa ko? Hindi makapaniwala ang tanong ni Trevi sa doktor. Yes, Mr. Mondragon. Kaya bukas, pumunta kayo sa kliniko, ha? Ang sabi nito, sabay pa kaming tumango ni Trevi sa doktor. Nang makapagpasalamat na kami ni Trevi at nabayaran na namin ito, ay nagpaalam na ito na aalis na. Thank you, babe. Masayang masaya ako dahil finally, magkakaroon na tayo ng anak. Saan pa ni Trevi sa akin na kami na lamang dalawa? Magsasalita pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng silid namin at iluwa doon ang dad ko at ang dalawang matandang babae. Naku, magkakaroon na ng apo si Nicandro. Sana naman lalaki ang unang baby nyo. Masayang wika ni Yaya Rosa sa amin. Tama ka Rosa, tingnan mo nga naman no. Nag-alala pa tayo kung bakit nagsusuka si Georgina. Yun pala buntis na. Masayang saad naman ni Yaya Suleng kay Yaya Rosa. Mag-iingat ka palagi anak, alalahanin mo. May baby ka na sa sinapupunan mo, kaya doble ingat ka na ngayon ha. Wika pa ng daddy ko. Oh dad, ngiting wika ako naman. Abay anak, huwag ka na muna magtatrabaho dahil sa tingin ko. Masaya lang ang pagbubuntis mo. Baka mamaya, doon ka pa magsuka na magsuka. Saad pa ng daddy ko? Yeah, okay lang ho dad. Basta safe ho yung baby namin. Sagot ko dito na nakangiti. Gutom ka na ba iha? May niluto kami ni Yaya Rosa mo. Baka gusto mo yun. Tanong ni Yaya Suleng sa akin. Hindi na muna Yaya. Hindi pa naman ho ako gutom eh. Gatas na lang ho muna ang iinumin ko. Saad ko dito? O sige, kukuha ako. Ako na Suleng, dyan ka na lang. Ako na magtitimpla. Saad na wika ni Yaya Rosa kay Yaya Suleng? Sige na nga, ikaw nang bahala. Dito na lamang ako. Dinig kong sagot ni Yaya Suleng kay Yaya Rosa. I love you. Bulong na wika ni Trevi sa akin. I love you too. Saad ko din dito? Maghapong hindi umalis sa tabi ko si Travis ng araw na iyon, nang malaman na talaga namin na buntis talaga ako, mas nakita at na-feel ko ang pag-aalala nito sa akin. Maya't maya itong nagtatanong sa akin kung ano ba yung nararamdaman ko, kung gutom na ba ako, at kung may gusto ba akong ipaluto at kainin. Pero ang sagot ko na lamang ay gusto ko ng maraming strawberries. Gustong gusto ko talaga iyong kainin. Kahit nga hindi ako nagkakakain ay okay lang din sa akin. Pero dahil hindi madalas ang strawberries dito sa Maynila, kaya nagpadala ito ng ibang tauhan na pupunta sa Baguio para doon talaga bumili. Mas naging excited ako dahil alam kong fresh ang strawberry doon. Pangarap ko din makapunta ng Baguio at mamitas ng mga strawberries. Pero alam ko sa sarili ko na bawal pa ako ngayon. Lalo pa ang sabi ng doktor sa akin ay masela ng pagbubuntis ko. Kaya saka ko na lamang iisipin iyon kapag nakapanganak na ako. Talaga bang okay lang sa'yo na hindi ka muna magtrabaho, babe? Tanong sa akin ng asawa ko. Oo, saka kailangan ko daw mag-ingat, diba? Okay lang sa akin na hindi ko muna matupad ang pangarap kong yon. Ngiting wika ko. Salamat, babe. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. Walang sino mang mananakit sa'yo. Basta andito lang ako. Saad pa nito sa akin? Maraming salamat, babe. Hindi ka ba aalis ngayon? Saka maayos na ako rito. Andito naman sila Yaya eh. Kaya may kasama ako. Saad ko sa asawa ko? Actually, aalis talaga ako ngayon. Kasama ko si Daddy. Kaya dito ka lamang, okay? At kapag may kailangan ka, do not hesitate to ask for help. Andiyan naman sila Yaya Suleng at Yaya Rosa. Okay ba yon?
Oo naman. Ngiting saad ko, saka ko nito hinalikan sa noo. Anyway, alis na kami ni Daddy. Babalik kami kaagad before dinner. Sige, mag-iingat kayo ni Daddy. Nang lumabas na ito sa silid namin, ay masaya kong hinaplos-haplos ang aking tiyan. Naisip kong tawagan si Mildred dahil kanina pa yung tumatawag sa akin. Marami na din itong missed call sa akin, kaya alam kong inis na naman ito. Nag-return call kaagad ako, pero ganun na lamang ang pagkagulat ko nang hindi si Mildred ang nasa kabilang linya. Boses lalaki ito at parang familiar sa akin ang boses nito, pero hindi ko alam kung kailan at saan ko ito narinig. Finally, Georgina, tumawag ka din. Alam mo bang kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo? Kasi mukhang wala ka pang alam eh. Wika ng lalaki sa akin, saka ko lamang naalala nakaboses nito si Ashton. Ashton? Ikaw nga ba yan? Bakit nasa yung cellphone ng kaibigan ko? Utal kong tanong. Simple lang, kinuha ko siya para puntahan mo ako dito, kung saan nandito din si Mildred. Kung magmamatigas ka, Georgina, I'll send you the dead body of your best friend. Alam ko namang hindi mo hahayaan yun, diba? At bago ko makalimutan, huwag na huwag mong sasabihin kay Travis kung saan ka pupunta. Humanap ka ng paraan para makaalis dyan at mapuntahan mo ang kaibigan mo. No, Georgina, huwag mong gawin yan. Huwag kang sumunod sa hayop na to. Huwag mo na akong alalahanin pa. Tumigil ka, Mildred. Kanina ka padadaan ng dadaa. Nakakarindi ka na. Pag ako napikon sa'yo. Ashton, please. Huwag mo nang idamay pa si Mildred. Oo, pupunta ako dyan. Huwag mo lang siyang gagalawin. Iyak ko na lamang nasabi. Madali ka palang kausap, Georgina eh. Sige, itetext ko sa'yo ang address. Huwag na huwag mo akong susuwayin, Georgina. Tandaan mo. Hawak ko ang buhay ng kaibigan mo. Banta nitong wika sa akin, saka ito nawala sa kabilang linya. Umiyak akong yakap ang aking sarili. Diyos ko, huwag ho ninyong hahayaang mapahamak si Mildred sa kamay ni Ashton. Pipingbulong ko sa aking sarili. Hindi naglipat sandali, ay nakatanggap na ako ng message galing dito. Nandun na din ang address ng lugar. Mabilis akong tumayo at nagbihis ng jogging pants saka t-shirt. Nakachinelas lamang din ako. Kahit nahihilo pa ako, ay pinilit ko na lamang napuntahan si Mildred para mailigtas ko ito. I'm sorry, Travis. Pero kailangan kong gawin to para sa kaibigan ko. Tumulo ang luha kong bulong sa aking sarili. Walang tao sa salas ng pagbaba ko. Dire-diretso ako lumabas hanggang gate. At swerte ako at nasa likuran ang mga tauhan ni Travis. Kaya malaya ako nakalabas ng mansyon. Mabilis akong sumakay ng taxi na makita kong wala itong laman. Saka kung sinabi dito ang lugar kung saan ako magpapahatid. Halos isang oras ang biyahe namin na makarating kami sa lugar na iyon. Maraming talahib. At ang sabi sa text kanina ay lumakad lang daw ako kapag may nakita kong maliit na daan. Dire-diretso lamang daw iyon. At kapag nakakita daw ako ng bahay ay iyon na raw ito. Akma ko na sanang kukunin ang cellphone ko. Nang pagkapa ko ay wala ito sa bulsa ng jogger ko. Naalala ko na iwan ko pala ito sa kama namin ni Travis. Sana hindi nito makita ang mensahe na pinadala ni Ashton sa akin. Kasi kung malaman itong pumunta ko kay Ashton, baka mapatay na talaga nito ang pinsan niyon. Nasa harap na ako ng bahay na iyon ang makita ko si Ashton. Nasaan si Mildred? Malamig kong tanong. Easy, Georgina. Nasa loob siya. Hinihintay ka nga niya eh. Aren't you gonna kiss me? Ngiting aso nitong wika sa akin. Sinulyapan ko ito ng nakamamatay na titig. At nauunawaan naman ito ang ibig kong ipahiwatig. Nandidiri pa akong tiningnan ito. Alam mong hindi kita gusto, Ashton. Kahit hindi ko pa nun nakikilala sa Travis, wala akong balak na makipagrelasyon sa'yo. Prangkang saad ko sa lalaki. Sakit mo namang magsalita, Georgina. Alam ko naman yun eh. Kaya nga gagawin ko ang lahat. Masira lamang ang pamilyang binuo nyo nang walang kwenta kong pinsan. Saka pumasok ka na sa loob, andun si Mildred, dinihintay ka. Wika nito sa akin. Tumuloy naman ako sa loob at sa isang lumang silid ako hinatid ng isang tauhan ni Ashton. Bumungad sa akin ang umiiyak na kaibigan ko. Nakatali ito ng lubid at may pasa sa mukha. Mildred! Oh my God! Ano bang ginawa nila sa'yo? Mabilis ko itong dinaluhan at niyakap. Georgina, bakit ka pa nagpunta dito? Alam mo bang nanganganib ang buhay mo ngayon? Georgina, umalis ka na habang may panahon pa.
Siya, hanap ako ng paraan para makatakas tayo rito, okay? Kalma ka lang. Uwi ka ako dito, saka ko ito niyakap muli. Ang sweet naman ang magkaibigan na to. Sayang eh. Pinahirapan mo kasi ako, Georgina. Kaya umabot pa tayo sa ganito. Kung pumayag ka na lang sana sa gusto ko, eh di sana hindi na damay itong BFF mo. Ngiting aso nitong wika sa akin. Hayop ka talaga, Ashton! Sigaw ko dito. Masayap ang asawa mo, Georgina. Kaya gagawin ko ang lahat. Mapabagsak ko lamang siya. Wika nito sa akin. Sa katawa-tawang lumabas ng silid na iyon, nagyakapan na lamang kami ni Mildred. Travis POV. May dala kong fresh tulips dahil paborito iyon ni Georgina. Saka ibang mga prutas. Kaya tuwang-tuwa akong pagmasdan iyon habang bit-bit kong umakyat patungo sa silid namin. Gusto ko kasing ipakita dito ang mga prutas. Ngunit pagkapasok ko, ay wala akong nakitang Georgina na nakahiga doon. Naisip kong baka nasa pool area ito at nagpapahangin. Kaya mabilis ko itong pinuntahan doon. Pero wala akong nakitang tao doon maliban sa dalawang babaeng matanda na nagkakwentuhan. Yaya Suleng, si Georgina ho. Tanong ko sa yaya ko. Nagkatingin na naman ang dalawa, saka ito sumagot sa akin. Wala siya rito, iho. Andun siya sa silid niyo. Hinayaan na nga lang namin siya doon ni Rosa para makapagpahinga naman siya. Hindi mo ba siya tiningnan sa taas? Tanong ni Yaya Rosa sa akin. Wala ho siya doon eh. Wika ako naman. Abay, imposibleng di namin mapansin yung kung umalis. Saka mahina yun, iho. Nahihilo nga, diba? Balikan mo ulit sa silid niyo, baka nagbanyo lang. Kami na bahala ni Rosa na magtanong sa mga tauhan mo sa garahe. Sige ho, Yaya. Babalik ko ako sa taas. Wika ako sa mga ito, saka mabilis kong tinugpa ang hagdanan at pumasok sa silid namin. Tiningnan ko sa banyo. Wala talaga ito doon. At napansin ko ang cellphone nito sa kama. Mabilis ko itong dinampot at binuksan ko iyon. Nanginginig ang kamay ko na mabasa ko ang mga nasa mensahe doon. Si Ashton, tumawag kay Georgina. At hawak ngayon ng hayop niyang pinsan ang dalawang babae. Galit kong bulong sa akin sarili. Mabilis kong denial ang number ni Daddy ni Candro at sinabi ko ang problema ko. Matapos ko itong sabihin na sumunod sa akin sa lugar kung saan andun si Georgina, ay mabilis kong pinatay ang telepono. Saka ko dinampot ang dalawang baril ko at nagmamadali akong bumaba ng hagdanan. Travis, iho! Wala! Yaya Suleng, nasa panganibo ngayon si Georgina. Nakuha siya ni Ashton! Uwi ka ako dito. Abay, paano yan ngayon, Travis? Saan mo sila hahanapin? Tanong nito sa akin. Ako na pong bahala. Maiwan ko na po muna kayo. Susunod na din sa akin si Daddy ni Candro. Kasama ng iba pang tauhan. Uwi ka ako dito, saka ko tinawag ang dalawa kong tauhan na sina Alan at Narasing. Magkasunod kaming dumating ni Daddy ni Candro sa lugar na iyon. Talahiban at may maliit na daan. Kaya alam kong doon ang daan patungo sa kinaroroonan ni Georgina at Mildred. Sa isip-isip ko, wag lang niyang kantihin kahit dulo ng daliri ng asawa ko. Kasi kahit nasa impyerno na siya, ay papatayin at papatayin ko ito. Sabay kaming nagmatsyag sa paligid. Nang makatsyempo ako, ay mabilis ako nakapasok sa loob ng lumang bodega. O bahay ba yon? Dala ko ang baril kong silencer para hindi alam na mga ito na pinatay ko na ang kasamahan nito. Hoy! Akma sana magsasalita ang lalaki na mabilis ko itong binaril sa ulo. Mukhang nakatunog ang mga kalaban, kaya nagkaputo ka na sa lugar na iyon. Bit-bit ko ang dalawang baril ay hinanap ko sa loob si Georgina. Akma na sana akong papasok sa nakapinid na pinto. Nang bumukas ito at nakita kong hawak ni Ashton si Georgina sa buhok nito at nakatutok doon ang baril ng lalaki. Nag-init ka agad ang ulo ko sa nasaksihang eksena na nakasabunot ito sa buhok ng asawa ko. Naalala ko pang buntis ito. Kaya nang gagalaiti na talaga ako sa galit sa mga oras na iyon. Kumusta ka na, insan? Talaga namang nakasunod ka dito. Bilib na talaga ako sa radar mo, pinsan. Dahil mabilis mong nalaman kung nasan ang asawa mo. Alam mo bang kating-kating na akong raping siya? Don't you dare to touch her. Dahil kahit nasa impyerno ka na, paulit-ulit pa rin kitang papatayin, Ashton. Galit kong sigaw dito. Wow naman. Nakakatakot ka naman, pinsan. Alam mo ba na ako ang unang lalaki na kakilala kay Georgina? Ang kaso, hindi ko alam kung bakit naging kayo at nagpakasal pa. Lahat na nga kinuha mo sa akin eh. Pati ba naman itong pinakamamahal ko? Grabe ka naman, pinsan. Sabi pa nito sa akin.
dahan-dahan akong lumapit sa mga ito. Huwag kang lumapit sa amin, Travis. Hindi ako mangingimin patayo ng asawa mo. Banta nitong wika sa akin. Akala siguro nito ay matatakot ako dito. Pero nang tingnan ko ang asawa ko na umiiyak, ay nagdilim lalo ang aking paningin. Pati ang nakakaawang kalagayan ni Mildred. Nakagapos kasi ito at umiiyak. Nakatingin din ito sa akin. Travis, bakit ka nandito? Ano bang ginagawa mo? Sana hinayaan mo na lamang kami dito ni Mildred. Wika sa akin ni Georgina, pero hindi ako sumagot dito. Mas nakafocus ako kung saan ko dapat barilin si Ashton. Ay, grabe naman. Nasasaktan ako sa lambingan yung dalawa eh. Sobrang sweet. Sige, namnamin niyo ang ilang oras niyong makita ang isa't... Bago pa natapos sa pagsasalita si Ashton, ay nabaril ko na ito sa ulo na naging dahilan ng pagkamatay nito. Umiiyak na tumakbo si Georgina sa akin. Saka yumakap ito ng mahigpit. Shh, you're safe now. Wika ako dito. I'm sorry, babe. Hindi ako nakinig sa'yo. Umiiyak na wika nito. No, you don't need to say sorry. Dahil wala ka namang kasalanan. Gusto mo lang iligtas ang buhay ng kaibigan mo. Sabi ko saka ko ito hinalikan sa labi. At kinalasan ko ng tali si Mildred. Umiiyak din ito nagpasalamat sa'kin. Tango lamang din ang sinagot ko dito. Mas iniisip ko kasi ang kalagayan ni Georgina. Kaya tinanong ko ito kung okay lang ba. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aala lang tanong ko. Okay lang ako. Wika nito sa akin. Magsasalita pa sana ako nang pumasok na si Narsing. At sinabing naubos na nila ang mga tauhan ni Ashton. Kailangan daw namin makaalis roon. Dahil baka matunugan ng mga pulis ang barilan dito. Inakay ni Narsing si Mildred. At ako naman kay Georgina. Habang nasa daan, eh hindi pa rin ako makapaniwalang napatay ko na si Ashton. Siguro, dala iyon ang galit. Kaya ako mabilis na nagawa iyon. Ang bala ko sana sa lalaking iyon ay papahirapan muna bago patayin. Pero nagagahol na ako sa oras eh. Umiiyak na ang dalawang babae. At higit sa lahat, iniisip ko ang pinagbubuntis ni Georgina. Travis, salamat ha. Napalingon ako nang nagsalita si Mildred. Wala yun, magpagaling ka na lang. Buong akala ko talaga sobrang sama mo. Ayaw pa kita para sa kaibigan ko. Pero nung nakita ko kanina ang galit na dumaan sa buong mukha mo, naisip ko na hindi nagkamaling mahalin ka ng kaibigan ko. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Wika pa nito. Don't say that, Mildred. Kahit wala si Travis doon, hahanap rin ako ng paraan para makatakas tayo sa kamay ni Ashton. Wika pa ni Georgina sa kaibigan nito. Pauwi na kami sa bahay. Doon na lamang muna si Mildred at magpapatawag ako ng doktor na mag-aasikaso dito. 5 buwan na ang nakararaan simula nang magbitiw si Travis sa pagiging mafia boss nito. Binigay nito ang tungkulin sa kanyang kanang kamay at ang daddy ko naman ay nagbitaw na din. Gusto ng mga ito ang magbagong buhay. Siyempre, kinatutuwa ko ang desisyon ng mga ito. Gaya ng parating sinasabi sa akin ni Travis na lahat gagawin niya para sa pamilya namin. At 7 buwan na din akong buntis ngayon. Lalaki ang first baby namin ng asawa ko. At pinapangako din itong pakakasalan ako nito sa simbahan kapag nakapanganak na ako. Siyempre, pinangarap ko iyon. At ang pangarap kong maging isang sikat na fashion designer ay kinalimutan ko na lamang. Ibang priority ko ngayon. Family first before anything else. Babe, are you ready? Nitingwi ka ni Travis sa akin. Yes, pero... Saan ba tayo pupunta? Sobrang laki na ng tiyan ko eh. Nakasimangot kong saad. Relax, I'm here, okay? Hindi kita iiwan. Andito ako parati nakaalalay sa'yo. Sabi pa nito, ngumiti na lamang ako. Sakay ng kotse, ay masaya kong tinignan ang nadadaanan namin. Napapangiti ako kapag nakakakita ako ng magagandang tanawin. Babe, okay ka lang ba dyan? Di ka ba nahihirapan? Tanong nito sa akin. Okay lang ako, babe. Mag-drive ka na lang dyan. Saad ko naman. Napansin kong nasa San Juan na kami. Nang huminto ang sasakyan nito, ay nakita ko din ang J&T building. Kaya nagtanong ako kung kaninong building ito. Babe, kanino pang building to? Sure ka bang may pupuntahan tayo rito? Tanong ko dito. Oo naman, may pupuntahan tayo. At may papakita ako sa'yo. Shall we? Saad ito sa akin? Saka nito binigay ang braso nito sa akin at sinukbit ko ang kamay ko dito. Pagkapasok namin sa loob,
ay agad na sumalubong sa amin ang mga tauhan. Sina Daddy, si Yaya Rosa, at si Yaya Suleng, at ang kaibigan kong si Mildred. Napatingin ako sa lalaking kasama ko. Nagtatanong ang mga mata ko nang tiningnan ko ito. Surprise! Di ba pinangarap mo to? Ito na yung pangarap mo. Na gusto mo magkaroon ng sariling kumpanya. Na ikaw mismo magde-design ng mga damit at gown na gusto mo. At matutupad mo na rin ang pangarap mo maging isang sikat na fashion designer. Hindi lang sa ating bansa, kundi pati sa buong Europa. Itingwi ka ni Trevi sa akin. Napaiyak naman ako sa narinig. Imagine, hindi ko inakala matutupad iyon na kahit sa panaginip ay hindi ko alam kung mangyayari pa ito. Pero salamat sa Diyos dahil may asawa kong kagaya ni Travis. Suportado ako sa lahat ng bagay. Thank you, babe. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay kanya sa akin. Umiiyak kong sabi. Shh, basta alam ko magpapasaya sa'yo. Ibibigay ko sa'yo, babe. Wika nito sa akin. Sa mansyon ng mga Mondragon ay doon kami nag-family dinner. Wala akong masabi sa umaapaw na saya sa puso ko ng mga oras na iyon. Georgina, iha. Napalingon ako na marinig ko ang boses ng dad ko. Yes, dad. Sagot ko dito. Masaya ako para sa'yo, iha. Basta palagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ng daddy. Wika nito sa akin. Baka bihira na akong bumisita sa'yo dito, anak. Dahil may negosyo na ibinigay sa akin si Travis. At ako nang itinalaga niya doon. Pero huwag kang mag-alala. Andito naman kasama mo si Yaya Rosa at Yaya Suleng mo. Pati na ang asawa mo. Kaya alagaan mo ang sarili mo, ha? Wika pa nito sa akin. Sure, Dad. Kayo rin ho. Mag-iingat rin ho kayo palagi. Malalim na ang gabi na matapos ang family dinner namin. Walang pasidlan ang saya sa puso ko. Ng mga oras na iyon, wala na akong mahihiling sa Diyos. Babe, alagaan mo ang baby natin na. Sabi sa akin ni Travis. Palagi akong nag-iingat, babe. Hindi lang para sa anak natin, kundi para sa'yo. Ganun kita kamahal. Hindi ko nga alam kung bakit binigay ka sa akin ng Diyos eh. Pero siguro, talaga nakatadhana na tayo. Well, kahit ako, kung hindi dahil sa'yo at sa magiging anak natin, hindi ako magdidesisyon na magbagong buhay na kasama kayo. Ayaw ko kasing danasin ng anak ko ang buhay ko noon nung bata pa ako. Kaya umiiwas na talaga ako sa gulo ngayon. I love you, Travis. I love you more, my wife. Kayo na magiging anak natin. Alam kong hindi kami perfect match noon at hindi kami perpektong tao, pero at least natuto kaming subukang maging better person. Lalo pa't may supling na din kami. Salamat sa pagbabasa ng kwento ng buhay ko. Thank you and God bless.